noong panahon ng mahaba at madilim na sandali ng malalaking digmaan. Isang binatang may mataas na antas ang bumangon mula sa labanan. Ang hindi mababaling batas nila ay simple lang. Magkaroon ng tapang ng isang pusong maharlika, magandang asal at ganap na debosyon para sa kaharian ng Terra Vedha. At mula sa mga taon na iyon, nagsimula ang pagdanak ng dugo. Ngunit isang impyerno ang biglang lilitaw. Ang kapangyarihan nito ay uunawa sa bawat tao anumang kulay, doktrina at paniniwala. Subalit ang hindi pinagtalo ng batas na ito ay nabura sa tradisyon ng magigiting na kabalyero, pero hindi para sa lahat. Lubos ang pagkagalak ni Haring Argo ng matagpuan at makabalik na si Prinsesa Raya. Gayunpaman, hindi lahat ay masaya lalong-lalo na si Javier dahil nalaman niya sa lalong maikling panahon na tuluyan ng nagbago na si Raya. Ngayon, sa kanyang bagong puwersa kasama si Melissa, ay nagsimulang lumaki ang kapangyarihan ni Raya at siya ay naging isang nakamamatay na kaaway sa loob ng mga pader ng Terra Vedha. Subalit naging bulag si Haring Argo at ang mamamayan sa kanyang pagtataksil. Mapipigilan ba ni Javier ang kanyang mga plano bago pa nito mawasak ang Terra Vedha? Sa pagsisimula ng alamat, ang katapatan ay nasusubok sa limitasyon ng pag-iisip habang ang isang mapanganib na laro ay nilalaro upang makamit ang trono. Ang mga dating kaibigan ay magbabalik sa kaharian at ang mga bagong kaaway ay mas lalong lalakas. Dapat maging mas alerto si Javier sa anumang bagay upang maprotektahan niya ng husto si Prinsipe Jericho dahil nasa loob na ng mga pader ng kastilyo ang pinakamatindi niyang kaaway. Habang naglalaro ang mapagmahal na anak ni Haring Argo sa kanyang larong puno ng kasinungalingan at pagmamanipula, naghahanap naman ng paraan si Javier para mahubaran ng maskara ang kaaway bago pa mawala ng tuluyan ang Terra Vedha. O, ang kaharian ba ay nakatakdang gumuho sa ilalim ng puwersa ng mga lihim at kasinungalingan? Lumipas ang isang taon na may marami ng walang kabuluhang pakikipagsapalaran sa paghahanap sa nawawalang si Prinsesa Raya. Ang nalulungkot na damdamin ng prinsipe ay nakahanda ng sumuko. Subalit habang siya at si Javier ay nakabawi mula sa kanilang pinakahuling laban, isang bugbog mula sa duguang pigura ang lumabas mula sa kung saan at lumitaw si Prinsesa Raya. Dahil dito, tuwang-tuwa si Haring Argo sa magandang balita. Ngunit pagkatapos nito ay agad naman itong nawalan ng malay. Iniisip ni Javier na isang itim na mahika ang dahilan. At ito'y kagagawan na naman ni Raya para ipagkiganti ang mga taong nagturo sa kanya na hindi siya nag-iisa. Mga taong tinanggap siya kung ano siya at mga taong kumalinga sa kanya na walang pagtatanggi. Mula dito ay inilalagay na naman ang batang mangtatawas ang kanyang sarili sa matinding panganib na sinusubukang malaman kung kaninong panig si Raya. At mapipilitan siyang tawagin ang dakilang dragon upang iligtas ang kanyang sarili. Isang araw, mula sa paanan ng mataas na burol ay makikitang nakasakay sa kabayo si Javier at Jericho, kasama ang mga kabalyero para akyatin ang ibabaw ng burol. Pagdating sa itaas ay ganoon na lamang ang pagkagulat nila nang madatna ng isang kahindik-hindik na pangyayari. Natagpo ang nakahandusay ang mga kasamahan nilang tila wala ng buhay at nagtamo ng matitinding pinsala sa katawan. Surin niyo mabuti kung may nakaligtas pa! Utos ni Jericho at bumaba sila ni Javier sa kanilang mga kabayo. Nilapitan agad ni Jericho ang isang kawawang kabalyero na nakabuka ang leeg at nakalabas bahagya ang buto. Bumaba naman ang mga kabalyero upang suriin kung may mga buhay pa sa kanilang kasama. Malungkot na tinakpan ni Jericho ang nakadilat pang mga mata ng kabalyero na suriin niya ito. Patay na ito at di na humihinga. Mukhang nagpunta sa hilaga ang mga umatake sa kanila. Kumilos na tayo! Tumayo si Jericho at mabilis na sumampa sa kabayo niya.
Sa palagay mo ba dapat natin silang sundan pagkatapos ng ginawa nila? Napahinto si Jericho at napalingon kay Javier. Halatang nanlulumo din ito sa sinapit ng mga kabalyero pero nag-aalangan siya sa binabalak ni Jericho. Tulad ka pa rin ng isang malambot na babae, Javier. Sabay iling ni Jericho. Pinakilos na niya ang kabayo. Nagkibit-balikat na lang si Javier at nagmamaktol na sinundan si Jericho. Samantala, sa loob ng throne room ay nakatayo si Haring Argo at nakaharap sa isang haligi na nasisikatan ng araw habang nasa tabi niya si Mang Rigor na tahimik lang na naghihintay. Nabalitaan na rin nila ang nangyari sa mga kabalyero ni Jericho. Masyadong nababalisa ang hari dahil hindi nila napaghandaan ang sorpresang pagsalakay ng mga kaaway. Kamahalan, gaano karaming tao pa ang kailangan mawala sa paghahanap na ito? May halong pagtutol ang boses ng matanda. Hanggat nakikita kong gumagalaw sila sa ibabaw ng lupa. Pagdidiin ni Haring Argo. Kinakausap kita hindi bilang tagapagpayo, kung hindi bilang isang kaibigan. Ani ni Mang Rigo. Wala akong panahon para sa mga kaibigan na yan. Mabilis na sagot ni Haring Argo. Kung gayon, magsasalita ako sa iyo bilang iyong manggagamot. Ito ay kabaliwan. Higit sa isang taon na siyang nawawala. Kailan ka hihinto sa paghahanap sa kanya? Saad ni Mang Rigor. Kapag natagpuan na ang aking anak, doon lang ako hihinto. Matalas na tumingin si Haring Argo sa matandang manggagamot. Hindi na sumagot pa si Mang Rigor. Halata niya ang galit at poot ng hari sa pagkawala ng kanyang anak na babae matapos itong isama ni Melissa sa pagtakas. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nila matagpuan si Raya. Lahat ng mga bayan sa mga kalapit na kaharian ay nasuyod na nila, ngunit wala ni katiting na bakas ni Raya ang magtuturo kung saan na ito o kung buhay pa ba ito hanggang ngayon. Aray! Napadaing si Javier nang matusok ito ng isang sanga ng puno nang makapasok sila sa isang masukal na kagubatan. May problema ba? Tanong ni Jericho habang kalmado lang itong nakasakay sa kabayo niya. Nakamasid lang ito sa paligid ng gubat na nababalutan ng maninipis na hamog at usok. Buong araw na ako nakasakay sa kabayo. Kailan ba tayo babalik? Reklamo ni Javier. Huwag mong alalahanin ang maliit mong sugat. Malayo yan sa bituka. Ani ni Jericho. Oo na, hindi na ako magre-reklamo. Inis ni Javier. Patuloy lang sila sa pagsuyod sa gubat kung saan iniisip ni Jericho na dito dumaan ang mga kalaban matapos ang pag-atake. Alam mo, meron ka pang lakas para lumaban. Kaya huwag kang duwag dyan. Masungit na sabi ng prinsipe. Napabeast mode si Javier. Maaring nga ako isang duwag, ngunit di naman bababa sa 90% ang talas ng aking isipan. Paghahambog ni Javier. Tumigil ka sa kayabangan mo. Ani ni Jericho. Hindi ito isang kayabangan. Saad ni Javier. Eh ano? Tanong naman ng prinsipe. Kumpiyansa. Kailangan magkaroon ka ng kumpiyansa sa karaniwang tao para magkaroon ka nito. Taas noong tugon ni Javier. Ilarawan mo nga. Panunubok ni Jericho. Yan lang ba? Turan pa ni Javier. Oo. Inis na tugon ni Prinsipe Jericho. Teka, mag-iisip ako. Napailing na lang si Jericho. Nagpatuloy sila sa pagsuyod sa gubat, ngunit maya-maya pa ay may isang bagay na namataan si Javier. Isang inabandonang kampo. Sinenyesan niya si Jericho at pinatigil naman ito ang kanyang mga tauhan. Bumaba sila sa kabayo at hinugot ang kanilang mga sandata. Dahan-dahan silang lumapit sa kampo habang maingat na nagmamasid sa paligid. Medyo tahimik at hindi gaanong kasama ang pinapakitang atmosphere ng lugar. Gayunpaman, hindi pa rin nagbigay ng kumpiyansa ang grupo. Alam ni Jericho ang mga ganitong klaseng patibong
kaya sumenyas siyang huminto at pinakalat niya sa paligid ang ilan niyang kabalyero. Pagkatapos magsikalat ay dahan-dahang lumapit si Jericho kasama ng natitira pa niyang mga tauhan sa kampo. Pinahinto muli ni Jericho ang mga tauhan at umupo siya. Dumakot siya ng lupa at sinuri niya itong mabuti. Bahagyang nagduda si Jericho dahil kakaiba ang lambot ng lupa. Indikasyon na nasa paligid lamang ang taong nag-iwan ng mga bakas. Maya-maya pa, isang kabalyerong nakapulang kapa ang bumulagta nang biglang tinamaan ng isang arrow sa leeg. Bumagsak itong nagsusuka ng dugo kaya nagulat si Jericho sa nangyari. Kasabay nito ang sorpresang pagsalakay ng mga bandido mula sa iba't ibang sulok ng gubat. Mabilis na nagpanik ang mga tauhang gwardiya ni Jericho. Hindi na malaman kung anong gagawin. Napakaraming kalaban na sumugod sa kanila at di kong alam kung sinong uunahin, maliban sa mga kabalyero na handa sa mga ganitong sitwasyon. Dumikit kayo sa akin! Sigaw ni Jericho nang mapansing nagsisimulang manginig ang mga tauhan niya sa di inaasahang ambush. Sa halip na makinig ay nagkawatak-watak ang mga gwardiya at naghalin-hinan ng laban. Samantalang walang takot namang pinigilan ng kabalyero ang hayok ng mga bandido upang depensahan ang kanilang mga sarili. Dalawang bandido ang sumugod kay Jericho. Inambalo sa ulo ng isa si Jericho, ngunit nakayuko ang prinsipe at hiniwa ang tiyan ng kalaban. Natumba itong naghahabol ng hininga matapos bumuka ang kanyang tiyan. Sumugod naman ang pangalawa kay Jericho, subalit nakapihit sa kaliwa si Jericho at inundayan ng saksak sa likod ang bandido. Wah! Daing ng bandido at bumagsak kaagad sa lupa. Samantala, napatakbo naman si Javier upang magtago pero napansin niya sinusundan siya ng isang bandido. Nakakita si Javier ng isang bandidong nakabulagta sa may tabi ng puno. Kinuha niya ang tabak nito at nilabanan niya ang bandido. Pagkaharap niya ay mabilis na umunday ng taga ang kalaban. Sinalag niya ito, ngunit dahil sa impact ay nabitawan niya ang espada. Mabilis na nahulog sa lupa ang espada at napangisi ang bandido. Grr! Akmang hahatawin na siya ng kalaban pero nakausal si Javier ng spell. Kasabay ng pagdilaw ng mga mata ni Javier ay ang mabilis na pagdikit ng mga helmet patungo sa bakal na tabak ng bandido. Isa-isang dumikit ang mga ito sa espada na parang magnet. Dahil sa bigat nito ay natumba ang bandido. Bumaon sa lupa ang espada nito. Sinubukan niya itong hugutin ngunit huli na. Nakalapit na si Javier at sinipa niya sa panga ang bandido. Nakatulog ito agad. Matapos nito ay napansin ni Javier si Jericho na patuloy sa pakikipaglaban. Mabilis kumilos si Javier upang tulungan ang prinsipe. Subalit isang matabang bandido ang humarang sa kanya kasabay ng pag-swing ng palakol. Shush! Napaupo si Javier sa pag-iwas at mabilis na dumampot ng espada. Tumayo si Javier para labanan ang bandido subalit nagulat siya nang umunday muli ang bandido. Napayuko si Javier sabay napagulong sa lupa. Dire-diretsyong bumaon sa puno ang palakol. Sinubukan itong hagutin ng matandang bandido pero di niya ito matanggal sa puno. Ah! Sigaw ng matandang bandido. Kahit anong gawin nito ay hindi niya matanggal ang palakol sa puno. Napangisi tuloy si Javier. Agad siyang nakaisip ng kalokohan. Umusal siya ng isang spell at binali niya ang puno. Nagulat ang bandido nang unti-unting mahati sa gitna ang puno. Dahan-dahang itong natumba at nanlaki sa mga mata ng bandido. Sinubukan pang tumakbo nito, ngunit mabilis itong nagbagsakan ng puno. Ah! Nabali kaagad ang likod ng bandido nang madaganan ito sa likod.
Tumayo si Javier para tulungan si Jericho nang makitang dinudumog na ito ng mga kalaban. Tumakbo siya ng mabilis pero hindi niya napansin ang isang nakausling bato. Natapakan ito ni Javier. Bumagsak si Javier sa inis na tinignan ni Jericho habang nakikipaglaban. Nakipagtagisan si Jericho sa mga kalaban at sa ilang espesyal na galaw at teknik ay natapos naman niya ito. Ngunit isang kalbong bandido ang hindi niya namamalayang nakalusot sa likuran at takmang tatagain sa ulo si Jericho. Nakita naman ito ni Javier kaya mahiwaga niyang inangat sa hangin ng isang sibat at sa pamamagitan ng kanyang isip ay walang alinlangan tinuhog niya ito sa bandido. Uah! Napasigaw ang bandido sa likuran ni Jericho matapos matusok ng mahabang sibat sa likod. Mabilis itong natumba at napalingon si Jericho sa likuran. Sandaling tiningnan ng bandido pagkatapos ay binaling sa paligid ang paningin. Hinahanap niya ang nagtapon ng sibat ngunit nadismaya siya nang dumako ang tingin niya kay Javier na nakadapa sa lupa. Hindi tayo naglalaro ng tagutaguan, Javier! Inis na sabi ni Jericho. Iniwan niya agad si Javier upang tulungan ang mga tauhan niya. Baliw ka talaga, Jericho. Umanda ka sa akin. Nasambit ni Javier. Tumayo siya agad para sundan si Jericho. Matapos ng ilang sandali ay humupa na rin ang labanan sa magkabilang panig. At natapos ito nang mapaluhod sa lupa ang mga bandido. Lumapit si Javier kay Jericho na nakatayo sa gitna ng mga kabalyero. Ngunit walang ano-ano'y nakarinig sila ng lagatok ng isang sanga sa di kalayuan. Napatigil si Jericho at siniyasat ng may pag-iingat ang bahaging masukal na natatakpan ng hamog at maninipis na usok. Maya-maya pa ay laking gulat ni Jericho nang lumutang si Prinsesa Raya sa mahamog na bahagi. Maging si Javier ay nagulat din at di makapaniwala sa nakikita. Dahan-dahang lumapit si Raya sa kanila na puno ng mga galos at gulagulanit na damit. Raya, nasambit na lamang ni Jericho. Magkahalong saya at lungkot ang gumuwit sa itsura ni Jericho nang makalapit si Raya. Pagkatapos nito, inakay nila agad si Prinsesa Raya pabalik sa kaharian ng Terra Vedda. Kailangan mong magpahinga! Wika ni Mang Rigor matapos masuri ang kalagayan ni Raya. Nakahiga na ito sa kanyang kama pero mahina pa rin ang katawan niya at halatang balisang nakatingin kay Mang Rigor. Nasa tabi lang nila si Michelle na naghihintay ng resulta. Bakas din sa mukha ng dalaga ang pagkaalala. Ako na ang magbabantay sa kanya. Sabat ni Michelle at bumaling sa kanya ang matanda. Tawagin mo ko agad kapag nagising ulit siya. Wika naman ni Mang Rigor. Tumangulang si Michelle bilang pagsang-ayon. Tumayo si Mang Rigor matapos niyang matipon lahat ng mga gamit niya at lumabas na sa silid ni Raya. Pagkalabas ni Mang Rigor ay nadatnan niya si Haring Argo na nakatayo at naghihintay sa Griffin Staircase. Lumapit ito agad sa kanya. Kamusta siya? Nag-aalalang tanong ng hari. Magiging maayos din siya. Maiksing sagot ni Mang Rigor kay Haring Argo. Wow, wala bang nangyaring masama sa kanya? May panginginig na boses ni Haring Argo. Wala akong nakikitang mali sa katawan niya, amahalan. Kaya wag na po kayong mag-alala. Ligtas siya at nasa mabuting kalusugan. Nakangiting tugon ni Mang Rigor. Napabuntong hininga si Haring Argo at naglaho ang kanyang pangamba. Halatang nakahinga ng maluwag. Maari ko ba siyang makita? Pakiusap pa ni Haring Argo, subalit pinigilan ito ng matanda. Pinakamahusay na maghintay tayo hanggang sa umaga. Mungkahi ni Mang Rigor. Oh, siyempre. Sabay tango ni Haring Argo. Naglakad na si Mang Rigor para umuwi,
pero tinawag siyang muli ni Haring Argo. Salamat, Gregor. Nakangiting wika ng hari. Nagbaw lang ang matandang manggagamot at umuwi na sa bahay. Pagka-uwi niya, naabutan niya ang pamangkin na balisang nakaupo sa lamesa. Kinakabahan at tila nalulunod ang sarili sa malalim na pag-iisip. Tumayo ito nang pumasok si Mang Rigor at lumapit sa tiyuhin. Nakausap mo ba siya? Salubong ni Javier. Nagpapahinga na siya. Nilagay ni Mang Rigor ang mga gamit sa mesa. Sinundan ito ni Javier. May sinabi ba siyang kakaiba tungkol sa akin? Kabadong tanong ng binata. Wala pa siyang sinasabi, Javier. Kaya huminahon ka lang. Sagot ni Mang Rigor. Pwes sasabihin niya rin yun. Ani ni Javier. Bakit? Alam na ba niya ang sekreto mo, Javier? Alam ba niya na meron kang natatanging kakayahan? Seryosong tanong ni Mang Rigor. Natigilan naman si Javier. Hindi, wala. Walang sino man ang may alam maliban sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Maagap na sagot ni Javier. Kung ganun, mabuti. Sapagkat kapag nalaman ito ni Argo, patay tayong dalawa. Wika ni Mang Rigor, ngunit umiling si Javier. Ang alam lang niya ay sinubukan ko siyang lasunin. Hanggang dun lang. Saad ni Javier. Wala kang pagpipilian niyo. Mawawasa kang Terra Veda. Kung hindi mo yun ginawa, lahat tayo ay mamamatay. Si Raya ang pinagmumulan ng orasyon. Kung hindi mo siya nilason, malamang gumuho na ang kaharian. Wika naman ni Mang Rigor, pero nakukonsensya pa rin si Javier. Hindi yun alam ni Argo, pero natatakot ako na baka sabihin niya sa hari na sinubukan ko siyang patayin. Nag-aalalang sabi ni Javier. Hindi natin yan sigurado, Javier. Pumunta si Mang Rigor sa desnya at nag-isip sandali. Ano sa palagay mo ang gagawin ni Haring Argo sakaling malaman niya ang totoo? Tumingin ng seryoso si Mang Rigor sa pamangkin niya. Maghintay lang tayo kung anong kahihinatnan ng lahat. Kalmadong sagot ni Mang Rigor. Kinabukasan, nagising si Javier mula sa mainit na sikat ng araw na tumatagos sa kanyang nakabukas na bintana. Biglang pumasok si Mang Rigor at tumayo sa gilid ng kama niya. Nagtataka si Javier na napatingin sa tiyuhin. Medyo mababakas ang pag-alala sa itsura ng matandang manggagamot. Javier, hiniling ni Jericho na makita ka sa loob ng silid ni Raya. Wika ni Mang Rigor. Mabilis pa sa alas 4 ang pagbangon ni Javier sa kama at nagbihis agad para pumunta sa silid ni Raya. Pagdating ni Javier ay nakita niya sa loob ng kwarto si Raya na nakaupo sa gilid ng kama habang seryosong kausap si Jericho. Dahan-dahang lumapit si Javier at maingat na nakinig sa pag-uusap ng magkapatid. Halos isang taon niya ako ikinulong sa isang selda. Akala ko doon na ako mamamatay. Umiiyak na sumbong ni Raya kay Jericho. Paano ka nakaligtas? Taka ng prinsipe. May balak silang ilipat ako sa ibang lugar. Isang linggo na ang nakakaraan. Hindi ko alam kung bakit pero isang araw, nakasagupa nila ang ilang mga kawal. Maaring ito ang mga gwardiya mula sa Terra Veda. Sagot ni Raya. Nakita ka ng mga gwardiya? Tanong pa ni Jericho. Tumango naman si Prinsesa Raya. Akala ko makakaligtas na ako. Subalit nakita ko mismo kung paano sila pinatay. Bawat isa sa kanila ay pinutulang katawan. Ngunit ng gabing iyon, ang mga bandido ay nasilaw ng kanilang mga nasamsam. Kinuha ko ang pagkakataong iyon para tumakas. Na makita kita, hindi ako naniwala agad na ikaw yun. Umiiyak na tugon ni Raya, sabay na payakap sa bisig ng kapatid na walang kamalay-malay sa pagkukunwari niya. Napangiti tuloy sa sulok ng isipan si Raya dahil mukhang gumagana sa kapatid ang kanyang pagpapanggap. Sa tingin ko kailangan ko muna magpahinga.
Dagdag pa ni Raya nang biglang nasulyapan si Javier na nakatayo sa malapit. Magiging maayos din ang lahat. Huwag ka mag-alala. Ligtas ka na ngayon. Tumayo si Jericho upang lumabas ng kwarto. Sinunda ni Javier si Jericho ngunit napahinto siya nang tawagin siya ni Prinsesa Raya. Gusto kong mag-usap tayo. Ani ni Raya. Narinig ito ni Jericho ngunit dire-diretso lang siyang lumabas ng kwarto. Naiwang mag-isa sa loob si Javier pero halatang kinakabahan ito at tila hindi mapakali. Napapansin ito ni Raya. Alam ko kung anong ginawa mo. Sinubukan mo kong patayin. Walang paligoy-ligoy na sabi ni Raya. Halos sumabog naman ang puso ni Javier sa nerbiyos. Nanlalaki ang mga mata niya sa narinig at hindi kaagad nakareak. Parang tinamaan ng bala ang dibdib niya at napako siya sa kinatatayuan, nakatayong parang tuod. Hindi ko gustong gawin yun. Di makatingin ng diretso si Javier sa mga mata ni Prinsesa Raya. Tama lang ang ginawa mo, Javier. Naiintindihan ko. Sinusubukan mo lang na protektahan ang mga mahal mo. Gagawin ko din ang ginawa mo kung ako ang naipit sa ganung sitwasyon. Natigilan si Javier at napatingin agad kay Raya. Seryoso lang si Raya at walang halong kadramahan ang makikita sa mukha. Mukhang pinaghahandaan talaga niya ang mga gagawin at sasabihin niya. Talaga? Paniniguro pa ni Javier. Wala pa kumuwang, Javier. Hindi ko iniisip na talaga naiintindihan ko ang ginagawa ko. Ngunit maniwala ka sa akin. Nakita ko na ang mga kasamaan sa mundong ito. Nakita ko mismo at nauunawaan kung bakit nakikipaglaban ang aking ama. Hindi mo lang alam kung gaano ako nalulungkot sa lahat ng nagawa ko. Sana mapatawad mo ako. Seryosong sabi ni Raya. Nalulungkot din ako para sa lahat ng bagay na nangyari sa'yo. Mabuti at nakabalik ka. Bahagyang nakangiti si Javier. Ngumiti din si Raya, ngunit sa kaloob-looban nito, galit at poot ang kanyang nararamdaman para kay Javier. Sa loob ng isang taon, halos di pinatahimik si Javier ng kanyang isipan. Simula nang maglaho si Raya ay araw-araw na siyang binabagabag ng konsensya. Sa pagkakamaling nagawa ay nagdulot ito ng malaking impact sa kanya. Madalas niyang isipin na malamang ay patay na rin ang prinsesa. Mula sa ipinainom niyang matinding lason ay imposibleng mabuhay pa ito. Subalit isang milagro ang nangyari at halos hindi makapaniwala si Javier na makitang buhay pa ang taong pinagtangkaan niyang patayin. Gayunpaman, hindi pa rin nakakasigurado si Javier kung totoong nagbalik na ba ang dating Raya. Malakas pa rin kasi ang pakiramdam niya na kinikimkim pa rin ni Raya ang galit at poot sa kanyang ama. At kaya ito nagbalik ay dahil gusto niyang tapusin ang naudlot niyang misyon. Ang hayaang bumagsak ang Terabeda sa kanyang mga kamay. Ito ang dahilan kaya hindi makatulog ng maayos si Javier. Pinoproseso pa rin niya sa isipan kung ano ang mga balak at plano na gagawin ni Raya para tuluyang mapabagsak ang hari. Sa kabila ng lahat ay umaakto pa rin si Javier ng normal upang maayos niyang masubaybayan si Raya sa mga binabalak nitong gawin. Kailangan niyang mapigilan ito bago pa man mahuli ang lahat. Naalala pa rin niya ang mga sinabi sa kanya ni Gamora, kaya hindi siya nagpakakampante sa maamong posturang ipinapakita sa kanila ni Raya. Nais niyang tulungan ito at itama ang mga pagkakamali. Susubukan niyang palayain si Prinsesa Raya sa ilalim ng kontrol ni Melissa at gagawin niya ang lahat para hindi mabalot ng galit at paghihiganti ang puso ng prinsesa. Kaya naman, madaling araw pa lang ay pumasok na si Javier sa kwarto ni Jericho. Nilinis niyang mabuti ang buong paligid.
Alas 7 na ng umaga nang maabutan siya ng prinsipe na naglalampaso sa sahig. Pangiting-ngiti pa siya habang kinukuskus na maayos ang sahig. Hindi naman ito nakaligtas sa matalas na pansin ni Prinsipe Jericho, kaya lumapit ito kay Javier. Aba, mukhang masaya ka. Wika ni Jericho. Dahil maganda ngayon ang sikat ng araw, natagpuan din natin si Raya at natapos ko na ang lahat ng aking mga gawain. Sagot ni Javier na nakangiti habang nakatingala kay Jericho na sa halip na matuwa ay biglang sumungit ang mukha. Natigilan bigla si Javier. Sandaling pinagmasdan si Jericho na patingin-tingin sa paligid at nakitang malinis na muli ang kanyang kwarto. Nagsimula itong maglakad at sinubukang libutin ang paligid. Huwag ka munang tumapak dyan! Mabilis na tumayo si Javier at pinigilan si Jericho. Bakit naman? Takang tanong ng prinsipe. Naglilinis kasi ako ng sahig eh. Sagot ni Javier. Huwag kang magalala, hindi ako madudulas. Naghubad ng damit si Jericho. Wala ka talagang ideya, no? Ani ni Javier. Ang kailangan mo lang gawin ay punasan ng sahig. Maliwanag? Wika naman ni Jericho. Paano mo naman malalaman? Eh di ka naman marunong maglinis. Reklamo ni Javier. Humihingi ako ng paumanhin, Javier. Tinapon ni Jericho ang damit sa screen. Kaya lang, hindi mo na kailangan gawin ito. Kanina pa ako naglilinis ng sahig tapos dudumihan mo lang? Sampit ni Javier. Oh, kung di mo may tatanong, marunong akong gumamit ng tela at balde, Javier. Sabay lapit sa tabi ni Javier at lumuhod sa sahig. Ay talaga? Masungit na sagot ni Javier. Madali lang kaya ito. Eto, ipapakita ko sa'yo. Inagaw ni Jericho ang tela kay Javier. Isinawsaw mabuti ni Jericho ang tela sa balde. Pagkatapos ay biglang ipinunas niya ito sa mukha ni Javier. Napaatras sa gulat si Javier at nagdududura ito sa pandidiri. Gusto mo bang ituro ko pa sa'yo kung paano gamitin ang balde? Tanong pa ni Jericho. Oh, wag na! Ngunit ibinuhos ni Jericho ang maruming balde sa ulo ni Javier at pinukpok pa ito bago lumabas ng kwarto. Sa kabilang banda, naglalakad si Raya patungo sa loob ng konseho kung saan ibinibigay ni Nicolas ang kanyang lingguhang ulat sa hari. Paubos na ang mga nakaimbak nating butil, pero inaasahan pa namin ang mga supply mula sa hilagang hangganan bago matapos ang linggo. Wika ni Nicolas. Napatingin si Haring Argo sa likuran ng kabalyero at nakita si Raya na dahan-dahang lumalapit sa kanila. Tama na muna ito. Iwan mo kami. Utos ni Haring Argo. Yumuko si Nicolas at mabilis na lumabas ng konseho. Nagmamadali si Haring Argo na tumayo para salubungin ng anak na si Raya. Niyakap niya ito nang may pananabik na may kasamang luha sa mata. Pinunasan ni Raya ang luha ng ama gamit ang puting panyo. Halika, maupo ka. Pag-aya ni Haring Argo. Hindi. Yun lang ang nagawa ko sa nakalipas na taon. Umupo at ipagdasal na sana hindi mo ako nakalimutan. Maluhaluhang wika ni Raya. Tumingin ng makahulugan si Haring Argo kay Raya na patuloy sa pagluha. Huwag mong isipin yan, iha. Hindi ko magagawang kalimutan ka. Malumanay na tugon ni Haring Argo. Hindi ko alam kung bakit. Hindi kita masisisi. Mas marami kang nagawa para sa akin kaysa sa sinong mang ama. Palagi mo akong inaalagaan. Minahal mo ako ng higit pa sa buhay mo. At gayon pa man, ininsulto pa rin kita. Hindi kita nirespeto at palaging sinasaktan. Hindi ko alam kung bakit mo ako tinitiis. Ngunit ipinapangako ko. Sa susunod ay ipapakita ko na sa'yo ang pagmamahal at paggalang na nararapat sa'yo. Malungkot na sabi ni Raya. Natahimik si Haring Argo. Di nakareact dahil lubusan siyang nasiyahan sa narinig kay Raya.
Bumalik na kayo, mahal kong ama, sa inyong trabaho. Tumalikod si Raya at naglakad na palabas sa konseho na may lihim ng ngiti sa labi. Pagkagat ng dilim, lumabas si Raya sa kastilyo. Sa kalagitnaan ng gabi ay sumakay ito ng kabayo at binagtas ang kagubatan patungo sa malaking kuweba na binabantayan ng mga lalaking kawal na tinatawag na Blood Guard. Aking prinsesa, kamusta ka na? Salubong ni Melissa pagpasok ni Raya sa loob ng kuweba. Malugod na tinanggap ng hari ang kanyang anak na babae. Nakangiting sagot ni Raya. Hindi ba sa'yo naginala si Argo? Paniniguro pa ni Melissa. Tumango si Prinsesa Raya. Gaya ng dati, nahulog ulit siya sa mga sinungalingan ko. Para na siyang sunod-sunurang aso ngayon. Tugon ni Raya. At ang batang lalaki? Saad ni Melissa. Si Javier? Naniniwala siyang nagbago na ako. At tama siya. Sa lalong madaling panahon, makikita niya ng eksakto kung anong kahihinat na nito. Nakangiti pa rin si Raya. Maganda ang ginawa mo. Inabot ni Raya ang puting panyo kay Melissa na may mga patak ng luha ni Haring Argo. Ang mga luha ni Argo Mondragon ay nagmumula na lamang sa pagpatak. Ibinagsak ni Melissa ang panyo sa isang malaking kawa na puno ng kumukulong puti. At kasunod nito ay nilagay rin niya ang isang malaking ugat na hugis manika. Nagsimulang sumigaw ang ugat nang ito ay lumubog sa kumukulong puti. At kasabay nito ang bigla ang pagpitlag ni Raya. Ang ugat ng mandragora ay napaka-espesyal. Tanging may mga itim na mahika lamang ang maaaring makarinig ng sigaw nito. Ngunit para sa mga walang salamangka, ang mahika ay tumatago sa mismong mga sulok ng kaluluwa nila. Pinapaikot ang walang malay sa mismong imahe ng takot at pangamba. Sa oras na ito ay malalaman na ni Argo Mondragon na ang kanyang dakilang kaharian ay walang halaga kapag nawalan na siya ng sariling pag-iisip. Wika ni Melissa, sabay umusal ng makalumang orasyon. Nagsimulang manilaw ang mga mata ni Melissa. Binunot niya ang maputik na ugat at ibinigay niya kay Raya na may malawak na ngiti sa labi. Kinabukasan, nakasabit na ang ugat ng mandragora sa ilalim ng higaan ni Haring Argo. Tumutulo ang putik sa sahig habang nagbibihis ang hari sa harapan ng bintana. Biglang pumasok si Namang Rigor at Javier sa silid ni Haring Argo. Kamusta si Raya? Tanong ni Haring Argo. Mukhang mabilis siyang nagpakita ng isang milagrong paggaling, kamahalan. Sagot ni Mang Rigor sabay nagbaw sa hari. Ganyan na siya nung bata pa. Napakatapang at mabilis gumaling. Marami siyang namana sa kanyang ina. Nakangiting sabi ni Haring Argo. Walang duda po talaga. Si Athena ay isang mahusay na babae. Wika naman ni Mang Rigor, ngunit bahagyang natunaw ang ngiti ng hari. Tama ka. Naniniwala ako na magiging maayos na siya para dumalo sa kapistahan. Parang walang ganang sagot ni Haring Argo. Lumapit siya sa mesita at kinuha ang mga guwantes niya. Kinuha naman ng lingkod niya ang kapa niya at sinukob iyon sa likod ni Haring Argo. Wala akong nakikitang dahilan kung bakit hindi siya maaaring dumalo. Ani ni Mang Rigor. Salamat sa tulong mo, Rigor. Maasaan ka talaga. Nakangiting sabi pa ni Haring Argo bago lumabas na ng kanyang kwarto. Naiwan si Namang Rigor sa loob na may malalim na iniisip. Sa kabilang dako, nakipaglaban si Jericho sa dalawang kabalyero habang nakapiring ang kanyang mga mata. Pinalibutan siya ng dalawa habang nakatutok ang kanilang mga sandata kay Jericho. Unang sumugod ang matangkad na lalaki kay Jericho at humataw sa balikat. Nasalag ni Jericho ang atake.
Pinaikot niya ang kanyang espada at tinapik ang sandata ng kalaban. Nagbitaw siya ng straight sa kanan, sabay pumihit siya sa kaliwa. Uwa! Nadulas ang matangkad na lalaki at muntik nang bumagsak. Napaatras ito ng ilang dipa at muling umatake, subalit sinipa ito ni Jericho sa tiyan. Bumagsak itong dumadaing sa sakit. Sumalakay naman ang pangalawang lalaki habang nakatalikod pa si Jericho sabay umunday ng taga. Naramdaman ito ni Jericho. Kahit nakapiring ang mga mata ay mabilis pa rin nahuli ni Jericho ang atake. Kasabay nito, nagpaulan siya ng sunod-sunod na straight at madali niyang napaatras ang kalaban. Mabilis nakarecover ang matangkad na lalaki at sumugod ulit, ngunit sinalubong lamang nito ang strikes sa kaliwa. Umiikot si Jericho at sinipa muli ang kalaban sa tiyan. Napaigik ito sa sakit subalit hindi niya ito ininda at galit na nagtapon muli ng atake. Dalawang atake ang binitiwan ng kalaban subalit sinabayan lang ito ni Jericho. Sumasagitsit sa hangin ang palitan nila ng mga taga at hampas. Panaiiwas si Jericho subalit nakokontrol pa rin niya ang laro. Humambalos sa ere ang matangkad na lalaki pero singbilis pa ng kidlat na nakaiwas si Jericho at napunta mismo sa likuran ng kalaban. Nanigas sa gulat ang lalaki at hindi agad nakareact kay Jericho. Dinadyakan siya ni Jericho sa likod ng tuhod at nabuwal kaagad siya sa lupa. Kya! Galit na sumugod ang pangalawa sabay pinaswing ang espada kay Jericho. Tinapik ito ni Jericho gamit ang sandata kasabay ng mabibilis na hiwa. Tumutunog-tunog na parang kaldero ang salpukan ng mga espada habang napapaatras ang kalaban sa mabilis na atake hanggang sa mabitawan nito ang espada. Tinanggal ni Jericho ang piring sa mga mata habang nakatutok ang espada niya sa kalaban. Hindi rin ito nakareact at malugod na lang na tinanggap ang pagkatalo. Dumating bigla si Javier sa training grounds at umupo sa malapit habang nanonood ng laban. Nasa tabi niya ang iba't ibang klase ng mga sandata na pawang nakahilera sa maliit na lamesa. Nakangiti si Javier sa husay na ipinakita ni Prinsipe Jericho. Palitan mo ang mga armas. Ano sa tingin mo ang maganda? Tanong ni Jericho nang lumapit siya kay Javier na nakangiti pa rin. Mas lalo ka yatang gumaling ah. Paghanga pa ni Javier. Ngunit tinapon lang ni Jericho ang tela sa mukha ni Javier at mabilis na dinampot ang isang basong tubig sa lamesa. Pues, dapat mo rin yung subukan, Javier. Magpakadalubhasa ka sa pakikipaglaban sa iyong mga matang sarado. Sabay lagok ng tubig ni Jericho. Nakitang umalis ni Javier ang mga kabalyerong nanonood sa laban ni Jericho at nagpa siyang mag-self-training sa gitna. Ngunit hindi mo nakita kung anong ginawa ko noong niligtas natin si Raya? Ika pa ni Javier. Oo, kitang-kita ko. Nakita ko pa mismo kung paano ka magtago sa likod ng puno. Pang-aasar pa ni Jericho kay Javier. Hindi ako nagtago, no? Nainis si Javier. Makinig kayo! Napatingin lahat kay Jericho. Hindi ako gagamit ng piring. Lalaban ako katulad ng ginawa ni Javier. Tila umiiyak na bata si Prinsipe Jericho habang kumikrengkeng na nagtungo sa gitna ng training grounds. Nagtawanan ng lahat kaya mas lalong naasar si Javier kay Jericho. Ako si Javier, hindi ako natatakot. Nagboses bakla pa si Jericho habang nanginginig ang katawan na nakahawak sa sariling espada. Nagtawanan ng dalawang nakalaban ni Jericho. Sobrang nainis si Javier. Handa na ba kayo? Wika ni Jericho, sabay tango kay Javier na umayos sa pag-upo sa lamesa. Ilang sandali pa ay nakaisip ng kalukuhan si Javier. Nag-redistan si Jericho sa gitna ng dalawa habang inis na nakatingin sa kanya si Javier. Nagsimulang kumilos ang dalawa at hinataw ng isa si Jericho na ang hawak nitong mace. Nakaiwas si Jericho nang makayuko siya at umatras ng ilang dipa sa kalaban. Pinaikot ng lalaki sa hangin ng mace at hinataw muli si Jericho. Ngumiti si Jericho nang makaiwas, pero sa pagkakataong ito
ay pinaswing ng lalaki ang armas sa bandang tiyan ni Jericho na sinabayan ng sekretong pag-usal ni Javier. Napaigik sa sakit si Jericho nang bumangga sa bodega niya ang mace ng kalaban. Animoy isang troso ng punong kahoy ang sumagasa sa tiyan ni Jericho. Napahawak siya na mahigpit sa kanyang tiyan, halos hindi siya makahinga. Nagtaka naman ang dalawa sa nangyari sa prinsipe dahil ilang minuto nang hindi ito gumagalaw hanggang sa bigla na lang itong bumagsak sa putikan. Nagkatinginan tuloy ang dalawa at pinipigilan lang nila ang pagtawa sa naging itsura ng prinsipe. Halos matakpan na ng putik ang buong mukha niya habang iniinda pa rin niya ang pinsala sa tiyan. Tumayo naman si Javier na nakangiti at dahan-dahang nilapitan si Jericho na tila nag-aagaw buhay na sa sakit. Kinagabihan ay naghanda ng malaking piging si Haring Argo upang ipagdiwang ang masayang pagtatagpo nila ng kanyang anak na si Raya. Lahat ng mahalagang tao sa bayan ay dumalo sa pagtitipong iyon para samahan ang hari sa kanyang kasiyahan. Tumayo si Haring Argo sa harapan ng mahabang lamesa na puno ng iba't ibang putahe ng pagkain at mga masasarap na panghimagas. Itinaas niya ang panyo niya. Nagpapasalamat ako sa pagdalo ninyong lahat rito. Natutuwa akong makita ang maraming masayang mukha sa inyo. Halos tulad ng isang panaginip. Mahari ko bang sabihin sa inyo na hindi ko ito naramdaman sa mahabang panahon ng aking panunungkulan? Maluhaluhang wika ni Haring Argo sa mga panauhing nakaupo sa nakahilerang mga mesa sa harap. Lasing ka na ba, ama? Biro pa ni Jericho. Lasing na may kaligayahan. Sabay hinampas niya ng panyo ang anak. Natawa naman si Jericho kasama na ang mga bisita. Maging si Raya ay natutuwa sa naisip ng hari para sa gabing ito. Bumaling sa kanya si Haring Argo. Gusto ko mahanap sa buong mundo ang mga dagat, ang kalangitan, ang mga bituin para sa ngiti na ito. Nakangiting tiningnan ng hari si Prinsesa Raya na nakaupo sa tabi niya. Upang maiwasan ito mula sa akin ay tulad ng isang talim sa aking puso. Raya, wala akong masabing mga salita. Ang ibig kong sabihin ay higit pa sa akin ang nalalaman mo. Wika ni Haring Argo. Sabay tinaas niya ang kupeta. Para kay Prinsesa Raya! Sambit ng hari. Para kay Prinsesa Raya! Sigaw naman ng mga kabalyero at mga bisitang maharlika. Nakangiting tumayo si Raya, sabay niyakap ang ama na umiiyak sa tuwa. Biglang kumalas si Haring Argo sa yakap ni Prinsesa Raya. Kailangan ko munang huminga. Hindi pa rin nawawala ang ngiti ni Haring Argo. Lumabas ito sa malaking bulwagan para makalanghap ng sariwang hangin. Hinatid lang siya ng matalim na tingin ni Raya at bumalik ito muli sa pag-upo. Mabilis na nakarating sa labas ng kastilyo si Haring Argo at lasing na tinatawag si Jericho. May tao ba dyan? Jericho? Pasuray-suray na naglalakad si Haring Argo sa bandang main square hanggang sa makarating siya sa balon at sandaling tumingin sa loob nito. Wala siyang makitang anuman sa sobrang dilim ng balon, kaya nagpas siya na siyang umalis, subalit isang maputlang kamay ang bigla nilang humawak sa kanyang braso at sumigaw ng malakas. Napatingin si Haring Argo sa humawak sa kanya at laking gulat niya nang makitang muli ang mukha ng dating babaeng minahal niya. Maputlang maputla ang balat nito at nangingitim na halos ang paligid ng kanyang mga mata. Basang-basa ito ng tubig ng balon. Pakiusap! Malakas na taghoy ni Athena. Ah! Sigaw ni Haring Argo. Nakipag-agawan siya ng braso kay Athena. Patuloy na tumataghoy ang babae mula sa garalgal na boses. Sinusubukang hatakin sa ilalim ng balon si Haring Argo. Hinawakan ni Haring Argo ang kamay ng dating asawa at binali niya ang isang daliri nito. Napabitaw sa pagkakahawak si Athena at tuluyang nahulog sa ilalim ng balon.
Nabuwal naman si Haring Argo sa lupa at paatras na gumapang palayo sa balon habang nagsisisigaw sa hilakbot. Binalot ng takot ang buong katawan ni Haring Argo at halos hindi na siya makatayo sa panginginig ng kanyang katawan. Dumating kaagad ang mga gwardiya nang marinig ang sigaw ng hari at naabutang nanginginig sa takot si Haring Argo. Mabilis nila itong binuhat at pinasok sa palasyo. Nasa lubong sila ni Jericho na nagtataka at kinuha niya sa kanila ang ama at ipinasok niya ito sa kwarto. Hiniga ni Jericho sa kama si Haring Argo habang nakasunod sa kanya si Namang Rigor at Javier. Kasalukuyan ding naroon sa loob si Prinsesa Raya na nagkukunwaring nag-aalala sa ama. Ingatan mo siya, Jericho! Wika ni Raya kay Jericho at sunod na bumaling kay Mang Rigor. Magiging maayos din ba siya? Tanong ni Raya, sabay hinawakan sa kamay ang ama matapos itong kumuta ni Jericho ng makapal na kumot. Nanginginig pa rin sa takot ang katawan ni Haring Argo habang nakapikit ang mga mata. Kailangan niya munang magpahinga at malalaman natin ito pagsapit ng umaga. Sagot ng matandang manggagamo. Lumabas na sila ng silid ni Javier matapos masuri at macheck si Haring Argo. Napansin ito ni Jericho kaya lumabas din siya at sinundan ang magtsuhin sa koridor. Mag-isa tuloy na iwan si Raya sa loob na naiiritang binitiwan ang kamay ng ama. Nakangisi niyang tinitigan ang takot na ama. Ano sa tingin mo ang nangyari sa kanya? Seryosong tanong ni Jericho kay Mang Rigor nang maabutan niya sila sa Phoenix Corridor. Wala pa akong ideya. Sagot ng matanda. Mang Rigor, nakahiga siya sa lupa nang matagpuan siyang umiiyak. Ani ni Jericho at napahinto sa paglalakad si Mang Rigor. Baka pagod lang siya. Tugon ng matanda. Mang Rigor, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Anong mali sa kanya? Sabihin mo sa akin! Pakiusap ni Jericho. Duda na ito sa nangyayari. Kapag nakikita ko siya, bumubulong siya na mag-isa. Karamihan sa mga bagay na ito ay hindi naaayon, ngunit... Napahinto si Mang Rigor at seryosong tinitigan si Prinsipe Jericho. Ano? Anong ginagawa niya? Napabuntong si Mang Rigor at naghihintay ng sagot si Jericho. Madalas niyang binabanggit ang pangalan ng iyong ina. Direktang sagot ng manggagamot. Pero hindi pa siya nagsalita ng anumang tungkol sa kanya? Nag-aalala na si Jericho. Sinabi niya na nakita niya daw ito sa balon. Ani ni Mang Rigor. Tahimik lang si Javier na nakikinig. Nakita ba nilang nasa ganoong estado siya? Galit na tanong ni Jericho kay Mang Rigor. Sa tingin ko ay masyado ka nang nag-aalala. Mukhang kailangan mo na rin magpahinga. Payo ni Mang Rigor sa halip na sagutin ang tanong. Makinig ka, Mang Rigor. Ayokong malaman ng mga tao ang tungkol dito. Maotoridad na utos ni Prinsipe Jericho. Tumango agad si Mang Rigor. Ang alam lang nila ay may sakit siya. Ngayon ay sinusumpong siya nito. Sagot ni Mang Rigor. Malalim na ang gabi nang lumabas muli si Prinsesa Raya sa kanyang kwarto. Nakabihis ito ng makulay na balabal at nagmamadaling naglakad patungo sa battlements area. Mula sa ibabaw, pinagmasdan niya ang pangunahing tarangkahan sa dulong bahagi ng bayan. Napansin niyang medyo maluwag ang seguridad sa malaking gate. Tumawid siya sa ibabang bayan at madali siyang nakalabas sa Terraveda sakay ng isang itim na kabayo. Mabilis na pinatakbo ni Raya ang kanyang kabayo patungo sa masukal at madilim na kakawiyan hanggang sa makarating siya sa lihim na pinagkukutaan ni Melissa. Huminto si Prinsesa Raya sa bukana ng kuweba at sandaling pinagmasdan ng mga bantay saka siya bumaba sa kabayo niya. Dire-diretsyong pumasok si Raya sa madilim na yungib pagkatapos magbaw sa kanya ang mga bantay sa bukana ng kuweba.
Mula sa kaloob-looban, nangingibabaw ang liwanag ng mga sulo na nakatirik sa mga estatwa ng mga mangkukulam na nakatayo sa bawat baitang pababa sa ilalim ng kuweba. Pagkababa ni Raya ay napansin niya ang ilang ligaw na puno na nakatayo sa loob ng kuweba, malapit sa altar at sa malaking kawa. Maya-maya pa ay biglang lumitaw si Melissa na nanggaling sa madilim na sulok at sinalubong siya ng matamis na ngiti. Hinubad ni Raya ang makulay na balabal na nakatakip sa kanyang ulo at lumapit sa mangkukulam na nagtataka. Ang laso ng mandragon ay umeepekto ba ng maayos? Salubong na tanong ni Melissa. Sa lalong madaling panahon, lahat ng tao sa Terra Vedae ay maniniwalang nababaliw na ang kanilang hari. Nakangiting sagot ni Raya. Biglang kumalat ang alingaungaw sa paligid at mga taghoy ng nilalang na tila di matahimik. At isang kaharian na walang isang hari ang mangingibabaw para sa pagpili. Dugtong naman ni Melissa na may hawak na mangkok. Kailan mo balak pumunta kay Hamid? Tanong pa ni Raya kay Melissa. Bukas. Maiksing sagot ng mangkukulam. Gagawin niya talaga ang gusto natin? Kasunod na tanong ni Prinsesa Raya. Matagal na niya itong gusto. Naghahanap lang siya ng kaalyansa. Paliwanag ni Melissa. Kung ganun, pagbutihin mo ang pagkumbinsi sa kanya. Kailangan natin ng malaking puwersa kung gusto mong mapabagsak ang aking ama. Wika ni Raya. Ngumiti lang sa kanya si Melissa. Kinuha ng mangkukulam ang ugat ng madragora mula sa mangkok at nilubog ito sa malaking kawa. Ngumiti si Raya nang kumalat muli ang mga alingaw-ngaw at mga taghoy ng nilang na hindi naman natukoy kung saan nang gagaling. Ilang sandali ang makalipas, nakasilip si Raya sa battlements area. Nakita niya ang mga bantay na nagpapatrolya sa paligid. Umalis kaagad si Raya para magtungo sa palasyo, subalit nakasalubong niya ang isang kabalyero. Nagtataka itong tumingin kay Raya. Prinsesa Raya, sambit ng kabalyero. Ah, huwag mo akong pansinin. Naisip ko lang na maglakad-lakad muna. Palusot ni Raya. Subalit biglang nakarinig ng patak ng tubig ang bantay at nakakita ng putik na tumulo mula sa isang bagong ugat ng mandragora na ibinigay ni Melissa. Napakunot ang noo ng kabalyero. Ano po yan, prinsesa? Taka ng kabalyero. Wala ito. Maiksing sagot ni Raya. Mukhang dinudugo ka. Pag-aalala ng lalaki. Ayos lang ako. Umalis si Raya pero pinigilan siya ng kabalyero at hinawakan siya sa kamay. Nasugatan ka. Pagdidiin ng kabalyero. Pero nagulat ang kabalyero nang biglang humugot ng punyal si Raya mula sa nakabukas niyang balabal at sinaksak sa tagiliran ang kabalyero. Napahawak ito sa mga balikat ni Raya habang dahan-dahang nangihina. Nanlalaki ang mga matang nakatitig sa prinsesang nakangiti sa kanya. Natakot ang kabalyero kaya napaatras ito. Subalit tumagos siya sa pader at tuluyang nahulog sa pinakaibaba ng battlements area. Matapos ang insidente ay nagmamadaling tumakbo si Raya patungo sa kanyang kwarto at mabilis na itinago sa loob ng baul ang ugat ng puno ng mandragora. Mabilis nag-ayos si Raya nang may maramdaman siyang paparating. Subalit napansin ni Raya ang kanyang balabal na natuluan ng putik sa bahaging ibaba ng kanyang laylayan. Mabilis niyang hinubad ito at tinapon sa likod ng kanyang kama. Pumasok si Michelle sa kwarto na medyo nagtataka. Nakita ko ang liwanag. Nais kong tiyakin kung tulog ka na ba? Wika ni Michelle. Matutulog na sana ako. Sagot ni Raya. Pero bakit bihis na bihis ka pa rin? Pagtataka ng dalaga. Napalunok ng laway si Raya at nag-isip agad ng magandang alibay. Ah, hinahanda ko lang ito para sa susuotin ko bukas. Paliwanag ng nakangiting si Raya.
Sigurado ka ba? Paniniguro ni Michelle. Oo. Sige na, matutulog na ako. Seryosong sagot ni Raya. Nabigla si Michelle sa kakaibang tingin ng prinsesa kaya nagbaw na lang siya at sinara ang silid. Lihim namang ngumisi si Raya. Kinabukasan, dumating kaagad si Melissa sa kastilyo ni Hamid at dire-diretsyong pumasok sa maliit na gate kasama ang dalawa niyang gwardya habang sila ay nakasakay sa kabayo. Kita ni Melissa ang mga tauhan ni Hamid na abala sa trabaho at mukhang pinaghahandaan ang napipintong pagsalakay nila sa Terraveda. Bumaba sina Melissa sa kabayo. Pumasok sila sa kastilyo at nadatnan sa throne room ang ilang mga lalaking nakabantay sa paligid habang nakatayo at nakatalikod sa trono ang isang lalaking may mahabang buhok at nakasukbit sa likod ang dalawang mahabang espada. May utang na naman ba ako sa'yo? Seryosong wika ng lalaki nang humarap ito kay Melissa. Kung hindi pa ako pumunta, Hamid, hindi mo talaga iiwan ang kastilyo mo. Sagot ni Melissa. Mukhang nawawala na ang iyong katapangan. Pangutya pa ni Hamid. Gusto ko ring sabihin ang bagay na yan. Dahil nakikita ko ang dakilang hari na si Hamid na madalas lang nakatalangko sa trono habang binabantayan ang kanyang mga aso. Marahil ay nawawala na ang kanyang lakas ng loob. Marahil ay naduduwag na siya. Pang-aasar din ni Melissa. Dahil dito, biglang napiko ng isa sa mga tauhan ni Hamid at bumunot kaagad ng espada. Napansin ito ni Melissa at mabilis na nanilaw ang kanyang mga mata bago pa na makalapit ang lalaki. Tumilapon nito sa isang tingin lang ni Melissa sabay bumagsak sa isang maliit na lamesa. Dahil sa nangyari, naalerto ang iba pang mga tauhan ni Hamid at nagsihugot ng kanilang mga tabak. Bumunot din ang espada ang mga bantay ni Melissa at naghanda sa paglusob ng mga tauhan ni Hamid. Ngunit mabilis na itinaas ni Hamid ang kanyang kamay para ihinto ang pag-atake. Napakaganda mo talaga pag ika'y galit. Wika ni Hamid kay Melissa. Napangiti ang babae. Yan ba ang dahilan kung bakit patuloy kang sumasalungat sa akin? Kalmado si Melissa. Dahil hindi mo magugustuhan kapag ginawa ko itong madali para sa'yo. Ani ni Hamid. Napahalakhak na lang sa tuwa si Melissa. Inakay siyang umupo ni Hamid sabay inalok ng isang inuming alak. Sumunod lang si Melissa. Hindi ako nakakatiyak na dumating ka lang dito para saluhan akong uminom, Melissa. Sabi ni Hamid matapos buhusan ng alak ang kupeta ni Melissa. Umupo ito sa harap ng babae. Kilala mo ako. Mahusay pa sa'yo mag-isip. Sagot naman ni Melissa habang nakangiti. Gayunpaman, naguguluhan pa rin ako sa totoong pakay mo rito. Sambit ni Hamid. Nagpunta ako upang makipag-usap sa'yo tungkol sa dating kaibigan ng iyong ama, si Argo Mondragon. Tugon ni Melissa. Oo, narinig ko na ang malungkot na balita. Sa wakas ay nawala na siya sa sariling pag-iisip. Malakas na tawa ni Hamid. Dahil dito, humina na ang kanilang puwersa. Mas mahina kaysa sa mga nakaraang taon. Ang kaharian ay mahina, tulad ng ipinangako ko. Pahayag ni Melissa. Subalit hindi pa rin kayang baguhin ang katotohanan na ang kanilang mga pader ay sadyang matibay pa rin. Wika naman ni Hamid. Kung ganun, kahit wala na siya sa katinuan, inaamin mo pa rin masyado pa siyang malakas para sa'yo? May pang-uuyam na tanong ni Melissa. Lumagok muna ng alak si Hamid. Isa ka talagang matapang na babae, Melissa. Ngunit iniisip ko pa rin mabuti ang mga bagay na maaaring mangyayari at mga posibilidad na may katumbas na resulta. Ang isang pag-atake sa Terraveda ay hindi maaaring isagawa ng basta-basta. Seryosong sabi ni Hamid.
Nais man niyang sunggapan ng inaalok na alyansa ni Melissa ay isinasang-alang pa rin niya ang kahihinatnan ng lahat. Alam niyang hindi ganoon kadaling pabagsakin ng kaharian ni Haring Argo. Dahil nasa hukbo ni Haring Argo ang pinakamahusay na mga kabalyero at namamana sa bansa. At si Prinsipe Jericho na kayang magtimon o panghawakan ng isang hukbo, malaki man ito o maliit. Kaya kahit ilang taon na ang nagdaan, ay nananatili pa rin nakatayo ang Terra Veda at mas lalong tumatag sa gitna ng malayong silangan. Mukhang nakalimutan mo na. Mayroon akong espiya sa loob. Nakangiting sabi ni Melissa. Nawalang garantiya. Ang mga traidor na katulad niya ay pumuputok tulad ng hangin. Turan pa ni Hami at halatang di kumbinsido. Magtiwala ka. Ang isang ito ay maaaring magtagumpay hanggang sa kauli-hulihan. Sinasabi ko sa iyo, pwede ka nang makatiyak sa pagkakataong ito. Kumpiyansang sagot ni Melissa. Samantala, sa loob ng 24 oras, medyo bumubuti na ang pakiramdam ni Haring Argo dahil sa mga remedyong pinainom sa kanya ni Mang Rigor. Kaya nagagawa na niya maglakad at gawin ng ilang tungkulin na naiwan niya sa konseho. Subalit isang bagay ang hindi niya inaasahan na mangyayari habang siya ay nasa loob ng silid ng konseho. Nagkaroon kami ng mga ulat na ang mga mersenaryo sa Hilaga ay dumako sa kaharian ni Hamid. Balita ni Prinsipe Jericho habang nakatayo sa harap ng kanyang ama. Nalaman ninyo na ba ang dahilan? Tanong ni Haring Argo kay Jericho. May bulong-bulungan na nagtitipon ngayon ng isang hukbo si Hamid. Sa tingin ko ay dapat tayo magpadala ng grupo upang sumuri sa sitwasyon. Paliwanag ni Jericho. Ngunit biglang natulala si Haring Argo at napansin kaagad ito ni Jericho. Pati na ang buong konseho sa loob ng hukuman ay nagtataka rin sa ikinilos ng hari. Ama, sambit ni Jericho. Hindi siya pinansin ng hari at nakatingin lang ito sa may pintuan ng konseho. Lumingon si Jericho upang alamin kung ano ang nakapako sa pansin ng kanyang ama. Wala siyang nakikitang anuman maliban sa mga kawal na nakatayo pa rin sa gilid ng pinto. Titig na titig lang si Haring Argo sa pinto kaya lubusan nang nagtataka ang buong hukuman. Bakas sa mga mukha nila ang pagkalito. Lingid sa kanilang kaalaman, nakikita ni Haring Argo ang isang maliit na batang nanlilimahid na nakatayo sa gilid ng pinto. Maputlang maputla ang buong katawan nito at nanlilisik ang mga matang nakatitig kay Haring Argo habang tumutulo sa sahig ang malalagkit na tubig na nagmumula sa basang katawan nito. Kumilos ang isang kamay ni Haring Argo. Pagkatapos ay takot na itinuro ang batang lalaki na nakatayo pa rin sa pinto ng konseho. Lumayo ka! Lumabas ka rito! Nanginginig ang boses ng hari habang nakatingin sa batang lalaki na nananatili pa rin nakatitig sa hari. Ama, ano bang pinagsasabi mo? Tumingin si Jericho sa pinto ngunit wala pa rin siyang nakikita. Dahil dito, nagkatinginan bigla si Mang Rigor at Javier. Nagsimulang kutuban na mukhang nakakakita ng mga nakakakilabot na bagay si Haring Argo, habang nakangiti lang din sa tabi si Raya na tila nasisiyahan pa sa mga nangyayari. Sinubukang lumapit ng hari sa batang multo, ngunit pinigilan siya ni Jericho. Sinabi kong lumabas ka! Labas! Layuan mo ako! Sigaw ni Haring Argo. Nagsimula na itong maghisterikal sa takot. Mabilis na kumilos sina Jericho at Nicolas. Pinigilan nila ang hari sa pagwawala at ipinasok ito patungo sa silid niya. Hindi maaari! Hindi! Layuan niyo ako! Panay bukang bibig ni Haring Argo habang dinadala siya ng dalawa sa kanyang kwarto na sinusundan naman ng magtsuhin. Dahil sa naganap ay nag-iwan ng malaking palaisipan sa buong konseho ang nangyari.
mabilis na napaisip na baka nababaliw na nga ang kanilang hari. Matapos suriin ni Mang Rigor si Haring Argo, lumabas na sila ng silid ng pamangkin niya at sa bandang Phoenix Corridor, palihim na nag-usap ang dalawa. Takang-taka pa rin si Javier sa nangyari at napapaisip din ito kung tuluyan na bang nilamon ng kabaliwan si Haring Argo. Anong maaaring paliwanag dito, Tio? Nabaliw na ba talaga siya? Naguguluhang tanong ni Javier pero umiling si Mang Rigor. Tumalikod ito sandali matapos magbuga ng hangin. Parang nag-iisip ng isasagot. Naiinip naman si Javier kaya kinulit niya ang tiyuhin. Ano na, Tio? Apuradong sabi ni Javier. Sa panahon ng malawakang paglilinis, nilunod ni Argo ang maraming pinanghihinalaan niyang mangkukulam. At ang ilan sa mga ito ay mga bata. Pinatay sila dahil sa mahika ng kanilang kapanganakan. Marahil ay pinaglalaroan siya ngayon ng konsensya niya. Kung ano man ito, hindi na natin ito maitatago. Ang pamumuno ngayon ng hari sa kaharian ay isang napakarupok na bagay. Javier, natatakot akong baka magsimulang mawalan ng tiwala ang mga tao sa kanya. Natatakot ako sa maaaring kahihinatnan nito. Mahabang paliwanag ni Mang Rigor. Biglang tumunog ang mga kampana ng babala at nagkatinginan agad ang magtiyuhin. Napatakbo sila patungo sa ilalim ng drawbridge kung saan nasa ibabaw nito ang battlements area. Nakasalubong nila si Nicolas na tumatakbo din patungo sa lugar kung saan nakikita ang isang bangkay ng kabalyero na sinaksak sa katawan ni Raya. Dalin mo agad ang lalaking ito sa bahay at kailangan ko makausap si Jericho tungkol sa isang importanteng bagay. Maotoridad na utos ni Mang Rigor kay Nicolas. Lumapit sa kanila ang dalawang gwardiya at inutusan ito ni Nicolas na dalihin ng bangkay sa bahay ni Mang Rigor. Pagkatapos nito ay pinuntahan kaagad ni Nicolas si Jericho sa silid ng hari. Sa loob ng council chamber, masinsinang kinausap ni Mang Rigor si Prinsipe Jericho tungkol sa isang bagay na kailangan itong harapin. Ngunit bago ito ay pinalam niya muna ang tungkol sa malamig na bangkay ng lalaking natagpuan nila sa ilalim ng tulay. Malamang kagabi pa siya pinatay. Panimula ni Mang Rigor habang nagtitipon sa loob ang mga kabalyero ni Jericho. Naroon din sa silid si Javier pati na si Prinsesa Raya na tahimik lang na nakikinig sa kanilang pag-uusap. Sino kaya ang gumawa nito? Pagtataka ni Jericho. Ibinigay ni Mang Rigor kay Jericho ang punyal na ginamit ni Raya para saksakin ng kabalyero. Nagulat si Raya nang makita niya ang punyal. Dahil sa pagmamadali niya ay nakalimutan niyang hugutin ito sa katawan ng kabalyerong sinaksak niya pagkatapos nitong mahulog sa tulay. Dahil dito, medyo nangamba si Raya na baka sa kanya maituro ang krimen. Ang punyal na ito ay nagmula sa isang paring sibil. Sambit ni Mang Rigor. Paring sibil? Taka pa rin ni Jericho. Noong unang mga araw, ang mga paring sibil ay nanumpa sa kanilang mga sarili na poprotektahan nila ang matataas na saserdote ng lumang relihiyon. At ang punyal na ito ay ang isa sa kanilang mga sandata. Paliwanag ng matandang manggagamot kay Jericho. Pero tiyak na nalipol na sila noong panahon ng paglilinis. Wika naman ni Jericho. Hindi lahat, Jericho. Sagot ni Mang Rigor. Kaya naniniwala ka na may traitor sa Terra Veda? Saad ng prinsipe. Napalunok ng laway si Raya, ngunit na natili pa rin kalmado at hindi nagpahalata na kinakabahan na siya. Posible. At malapit na nating malaman ang pagkakakilanlan ng traitor. Tugon ni Mang Rigor na ikinagulat naman ni Jericho. Lalong-lalo na si Prinsesa Raya na tila binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang kinatatayuan. Buhay pa siya? Tumango si Mang Rigor. Ilang sandali ang nakalipas
Pinuntahan ka agad ni Raya ang bahay ni Mang Rigor upang alamin kung buhay pa nga ba ang lalaking sinaksak niya. Pagdating niya sa labas ng bahay ng manggagamo, nakita niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng bahay. Maingat siyang pumasok at dahan-dahang sinara ang pinto. Mang Rigor? Javier? Napangiti si Raya dahil mukhang hindi pa nakakauwi ang magtsuhin. Naglakad sa loob si Raya at tumingin-tingin sa paligid. Nagpunta siya sa may sala at napansin niya ang kabalyero na nakahiga sa kama ni Mang Rigor. Halatang nagpapagaling pa ang lalaki dahil balot ng benda ang kanyang tiyan. Tumingin si Raya sa mga istante ni Mang Rigor at kumuha ng isang bote ng lason. Ilang minuto pa ang nakakalipas, pauwi na si Mang Rigor at Javier sa bahay nang mamataan sila ni Raya. Nagtago kaagad siya sa may sulok ng pader. Inintay niyang makapasok sa bahay ang magtsuhin. Lumabas sa pinagtataguan si Raya nang pumasok sa bahay ang dalawa at nakangiting umalis si Raya. Nilapag ni Mang Rigor ang mga gamit nito sa ibabaw ng istante. Dumiretso naman si Javier sa kanyang silid pero pagsapit niya sa higaan ng tsuhin ay napansin niya ang kabalyero na parang namumutla ang buong katawan. Nilapitan niya kaagad ang kabalyero at sinuring mabuti ito. Tio, di ba sabi mo gumagaling na siya? Taka ni Javier. Lumapit naman ang matanda. Sinuri rin niya ang kabalyero sabay kinapaan sa leeg. Mukhang masama ito! Sambit ni Mang Rigor. Anong ibig sabihin nito? Sa tingin mo may nangyaring kakaiba? Tanong pa ni Javier. Malamang. Sagot naman ni Mang Rigor. Pagsapit ng dilim ay inutusan ni Mang Rigor si Javier na ihatid ang gamot kay Haring Argo para sa remedyo nito sa gabi. Pagdating niya sa silid ay nadatnan niyang mahimbing na natutulog ang hari. Nilapag na lang niya ang bote ng potion sa mesita ng hari at hinilang malaking kumot ni Haring Argo upang itakip sa kanyang katawan. Sandaling pinagmasdan ni Javier si Haring Argo. Akmang lalabas na sana siya nang makarinig siya ng pagtulo ng likido mula sa mandragora. Napatingin siya sa ibaba ng kama, ngunit ganoon na lang ang pagtataka niya nang makakita siya ng ilang putik sa sahig. Lumuhod si Javier upang suriin ang putik, subalit nakarinig siya ng ilang mga yabag mula sa labas at nakitang pumasok ang figura ng isang babae. Nagmamadaling nagtago si Javier sa ilalim ng kama, ngunit nagulat siya nang mabangga niya ang ugat ng mandragora na nakasabit sa ilalim ng kama ni Haring Argo. Lumapit sa kama ang taong pumasok. Inugot nito ang ugat nang hindi tumitingin sa ilalim ng kama at lumabas agad sa silid. Sumilip si Javier mula sa kurtinang nakalaylay sa sahig at nakita niya ang hubog ng katawan ng babae. Na walang iba kundi si Raya. Mabilis na lumabas sa kwarto si Javier at nagpa siyang sundan si Raya. Dali-dali niya itong sinundan hanggang sa makaabot sila sa ibabang bayan. Sandaling huminto si Prinsesa Raya sa malaking tarangkahan nang maramdamang parang may sumusunod sa kanya. Lumingon ito sa likuran ngunit mabilis na nakapagtago si Javier sa likod ng isang lumang kwadra. Sumilip si Javier nang magpatuloy si Raya sa paglalakad. Sinundan niya ito ng sinundan sa kalagitnaan ng dilim hanggang sa makarating na sila sa kagubatan. Huminto si Raya sa gitna ng kakahuyan at naghintay sandali. Maya-maya pa ay lumawak ang ngiti ng dalaga nang makita ang tatlong taong dumating. Nagtago si Javier sa mayayabong na dahon ng pine tree at tinutok ang pansin sa babaeng lumapit kay Raya. Nagulat si Javier sa nasaksihan nang tanggalin ng babaeng nakabalabal ang hood. Paumanhin at kailangan mo pang maghintay ng matagal. Pero marami tayong dapat pag-usapan. Wika ni Melissa kay Raya. Bakit? Matagumpay ba ang iyong pagbisita? Seryosong tanong ni Raya.
nangakong sasalakay ang hukbo ni Hamid sa ilalim ng aking utos. Sagot ni Melissa. Wala ka talagang hindi kayang gawin. Papuri ni Raya. Hinawakan niya sa kamay si Melissa. Ikaw ang nagbibigay sa akin ng lakas, Raya. Ano ang magiging plano ni Argo para sa magaganap na labanan? Tanong ni Melissa. Kapag dumating na si Hamid sa Taraveda, maaabutan niya ang isang kaharian na walang nakaupong pinuno. Sabay ngiti ni Raya. Nagpa siyang lumapit si Javier dahil hindi niya gaanong narinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Dahan-dahan siyang nagtungo sa mabatong bahagi at maingat na sumili. Sa wakas, handa na tayo. Ani ni Melissa. Hindi pa. Sambit ni Raya. Nagtatakang tumingin si Melissa kay Prinsesa Raya. Pinaghihinalaan ako ni Javier. Dugtong ng prinsesa at napalunok ng laway si Javier. Sinabi niya na ba kay Prinsipe Jericho ang tungkol sa'yo? Seryosong tanong ni Melissa. Hindi pa, pero alam kong gagawin din niya. Naghihintay lang siya ng pagkakataon. Tugon naman ni Raya. Nag-alala kaagad si Melissa. Pwes, kung ganun, dapat natin siyang pigilan bago mahuli ang lahat. Galit na sabi ni Melissa at biglang tumalim ang tingin. Hanggang ngayon ay hindi pa niya nakakalimutan ang ginawang pagsira ni Javier sa kanilang plano. Kaya kapag nagkaroon siya ng pagkakataon ay gagawin rin niya ang ginawa ni Javier kay Raya. Pahihirapan niya muna ito bago lasunin hanggang sa unti-unting mamatay. Hindi na yun magiging mahirap sa atin. Wika bigla ni Raya na ikinataka naman ni Melissa. Bakit? Tanong ng babaeng mangkukulam. Dahil nandito siya! Sagot ni Raya. Tumingin ito sa mabatong bahagi kung saan nagtatago si Javier. Halos tumalon ng puso ni Javier sa narinig kaya wala siyang pinagpilian kundi lumabas sa kanyang pinagtataguan. Akala mo ba ganun ako katanga, Javier? Sarkastik na sabi ni Raya na nakangisi kay Javier. Hindi sumagot si Javier at mabilis na lang itong kumaripas para tumakas. Subalit sumenya si Melissa sa kanyang mga tauhan at hinabol nila si Javier. Pumasok si Javier sa masukal na bahagi ng kagubatan. Mabilis naman siyang hinabol ng mga tauhan ni Melissa, ngunit sa kasamaang palad ay lumitaw sa harapan niya si Melissa at isang pares ng kamay ang biglang humampas sa kanya. Nandilim ang paningin ni Javier at nawalan kaagad siya ng malay. Napangiti si Melissa na nakatayo lamang sa harap niya. Dumating ang dalawang tauhan ni Melissa. Gamit ang kadena ay itinali nila si Javier sa gitna ng kagubatan. Samantala, sa mga oras na ito ay kasalukuyang abala si Jericho sa mga dokumentong naiwan ng kanyang ama nang pumasok si Mang Rigor sa kanyang silid. Patuloy si Jericho sa ginagawa. Kamusta, kamahalan? Bati ni Mang Rigor. Hindi ako may sakit. Sagot ni Jericho. Hindi madaling makita ang iyong ama sa ganitong kalagayan. Tumigil si Jericho sa ginagawa, sabay tumingin sa manggagamot. Hindi, palagi siyang malakas. Mag-isa niyang itinaas ang kaharian mula sa mga tuhod nito, Mang Rigor. Pero tuwing nakikita ko siya ngayon. Malungkot na huminto sa pagsasalita si Jericho dahil ayaw niyang bumuhos ang kanyang emosyon sa harap ni Mang Rigor. Nagpatuloy na lang siya sa pagpirma sa mga dokumento sa desk niya. Sigurado akong gagaling din siya. Pero hanggang doon na lang. Kailangan nating gumawa ng mga plano, Jericho. Kailangan kunin mo na ang kontrol. Turan ni Mang Rigor, ngunit umiling si Jericho. Ayaw niyang pangunahan ng ama, kaya tutol siya sa mungkahi ng matanda. Nakakatawang bagay na yan. Wika niya. Kailangan ng Taraveda ng pinuno. Nahuhulog na ito sa iyo.
Dapat mong gampanan ang iyong tungkulin bilang kahalili. Hindi lang ako ang nagpasya dito. Nagsalita na ang mga miyembro ng korte. Pahayag ni Mang Rigor. Kaya ngayon, kinukuha mo ang pagbulong sa likod ko. Anong uri ng pagtataksil ito, Mang Rigor? Medyo galit na sabi ni Jericho. Ngunit ito ay para sa ikabubuti ng kaharian, kamahalan. Katwiran ng manggagamot. Hindi ko agawin ang posisyon ng tatay ko. Tumayo si Jericho at nagtungo sa bintana. Ang palasyo ay puno ng alingaungaw. Mga bulong-bulungan tungkol sa iyong ama. Hindi mapakali ang mga tao. Wika ni Mang Rigor. Nanumpa ako sa katapatan ng aking hari. At hanggang humihinga ang kanyang katawan, tungkulin kong panindigan iyon. Matigas na sabi ni Jericho. Hilapitan siya ni Mang Rigor. Jericho, pakiusap. Sambit ng matanda. Sumusuko ka na sa tatay ko? Yan ang isang bagay na hinding-hindi ko gagawin. Sagot ni Jericho. Hindi nakareact si Mang Rigor. Natigilan ito sa sinabi ni Jericho. Parang tagos sa puso niya ang sinabi nito. Umalis na lang si Mang Rigor na walang nagawa para kumbinsihin ang prinsipe na pumalit sa pwesto ng kanyang amang tuluyan nang nawala sa sarili, dulot ng uga ng Mandragora. Nagising si Javier kinaumagahan na nakagapos ang kanyang katawan mula sa mahiwagang tanikala ni Melissa. Lumapit sa kanya ang dalawang tauhan ni Melissa at sapilitan siyang pinaupo. Napatingin si Javier sa babaeng nakatayo sa harap niya. Nakita niya ang itsura ni Melissa na seryosong nakatitig sa kanya. Hindi nagpadaig si Javier at tinitigan niya rin ito ng masama. Pero sa halip na magalit, ay ngumiti lang nang nakakaloko si Melissa at umupo sa tabi ni Javier. Alam mo, naiintriga ako sa'yo, Javier. Naiisip ko madalas ito sa'yo. Bakit patuloy isinasapalaran ng isang hamak na lingkod ang lahat para lang kay Prinsipe Jericho at sa Terravena? Alam mo ang sagot, hindi ba? Pero hindi mo sinasabi sa akin. Bakit? Bakit, Javier? Bakit paulit-ulit mong inilalagay sa alanganin ng iyong buhay? Bakit ka nakikipagbuno sa linya ng kamatayan? Anong dahilan, Javier? Sabihin mo. Mahabang tanong ni Melissa. Dahil naniniwala ako na magkakaroon pa rin ng isang patas at makatarungang lupain sa ating bansa. Diretsyong sagot ni Javier. Pinapatawa mo talaga ako, Javier. Sa sitwasyong mong yan, nakuha mo pang magbiro sa akin. Napahalakhak ng malakas ang babae sa sinabi ni Javier. Pero di kalaunan, sumeryoso din ang aura ni Melissa. At sa tingin mo, pagbibigyan ka ni Prinsipe Jericho niyan? Sarkastikong boses ni Melissa. Ramdam ko yun. Maiksing sagot ni Javier. Na ano? Sa tingin mo makikilala ka, Javier? Yun ba? Ang lahat ng ito, isang araw, maaari kang maging isang batang naglilingkod sa hari? Hindi. May iba pa. Isang bagay na hindi mo sinasabi sa akin, hindi ba? Makahulugang sabi ni Melissa. Masusing kinilatis si Javier. Alam niyang may kakaiba kay Javier ngunit hindi niya lang matukoy kung ano ang natatanging sekreto ng binata. Ramdam niyang may kung anong bagay sa katawan ni Javier. Isang bagay na makapangyarihan. Pero minsan, ginugulo siya ng isipan. Isa lamang pangkaraniwan si Javier tulad ng ibang tao. Tulad na mahihina at walang kwentang nilalang na sabik sa salapi, posisyon at kapangyarihan. Hindi na bago dito si Javier. Ito talaga ang sigurado kay Melissa. Sinabi ko na sa iyo ang totoo! Sagot ni Javier. Bueno,
maaari mong dalhin ang sekreto mo sa iyong libingan, Javier. Magpaalam ka na ngayon sa mga mahal mo sa buhay at ipagdasal mo sana magkasama rin kayo. Tumayo si Melissa. Mukhang naubusan na ito ng pasensya kay Javier. Wala na siyang pakialam dito, kaya tatapusin na niya ang maliligayang araw ni Javier. Umusal si Melissa ng isang spell para pahirapan si Javier hanggang sa unti-unti itong magdusa at mamatay. Kasunod nito, mabilis na kuminang ang mga tanikala na nakagapos sa katawan ni Javier. Dahan-dahan itong humigpit. Dahan-dahan itong dinudurog ang mga buto ni Javier. Ah! Alumpihit na sigaw ni Javier. Pinili mong lasunin ang aking lingkod, kaya pagsisisihan mo ito. Uwi ka ni Melissa at iniwan na nila si Javier na dumadaing sa sakit sa gitna ng kakahuyan. Sa kabilang dako, kakatapos lang maghanda ni Mang Rigor ng agahan, subalit nagtataka ito dahil hindi pa rin bumabangon sa higaan ang pamangkin. Matapos maihain ang almusal ay tinungo niya ang silid ni Javier. Javier, almusal na tayo. Mauhuli ka na naman sa trabaho. Binuksan ni Mang Rigor ang pintuan, pero nagulat siya nang makitang bakante ang kama ni Javier at wala sa loob ang pamangkin. Samantala, nagpupumiglas naman si Javier sa kadenang nakagapos sa kanya. Di siya makagalaw o makatayo man lang sa bigat nito. Naisipan niyang umusal ng isang spell para subukang kontrahin ang tanikala ni Melissa. Pagkausal niya ay muling kuminang ang mga kadena sa katawan niya, subalit hindi ito nasira ng spell niya. Ang nakapagtataka ay mas lalo lang itong humihigpit sa pagkakagapos sa manipis na katawan ni Javier. Tila pinipiga ng malaking tao ang mga buto niya sa sakit. Sigaw ni Javier. Sinubukan niya muling umusal, ngunit sa pagkakataong ito ay ibang spell naman ang binigkas niya. Subalit ganoon pa din ang nangyayari. Kumikinang ang mga kadena at mas lalong humihigpit sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Javier. Huminga siya ng malalim at hinugot ang lakas para umusal ng bagong spell. Ah! Napasigaw si Javier nang biglang kuminang muli ang mga kadena at mas lalong dumoble ang sakit na nararamdaman niya. Maririnig ang pagtunog ng mga buto niya sa katawan. Ang ilang pagtatangka ni Javier na palayain ang sarili sa mahiwagang tanikala ay nabigo. Maya-maya pa ay biglang napatigil si Javier nang lumakas ang hangin sa paligid at nakarinig si Javier ng mga kaluskos sa dikalayuan. Napatingin si Javier sa paligid niya. Nagmasid siya sandali at kinabahan nang magsimulang magingay ang ilang di matukoy na insektong nagbabadyang lumapit sa kanya. Nakita mo ba si Javier? Tanong ni Mang Rigor kay Michelle pagkapasok niya sa silid ni Raya. Naabutan niya naglalagay ng mga bulaklak sa vase ang dalaga at inaayos ito ng mabuti sa lamesa. Napatingin ng seryoso ang dalaga. Hindi, mukhang kahapon pa nga. Hindi ko pa siya nakikita. Hindi mo ba tiningnan kay Jericho? Sagot ni Michelle na bahagyaring nagtataka. May problema ba? Tanong naman ni Raya at kakarating lang niya. Napalingon ng dalawa. Hindi ako sigurado, sagot ni Mang Rigor. Ano nga ito? Usisa pa ni Prinsesa Raya. Hindi umuwi kagabi si Javier. Sinilip ko siya sa kwarto, pero wala siya doon. Nag-aalala na ako sa batang yon. Pag-aalala ni Mang Rigor. Ha? Hindi naman siya ganyan dati ah. Baka naman may pinuntahan lang o baka inutusan siya ni Jericho? Kunwaring nag-aalala nga si Raya. Siguro, tama ka. Umalis si Mang Rigor. Hinatid lang siya ng tingin ni Raya na may malawak ng ngiti sa labi. Samantala,
Patuloy pa rin sa pag-usal si Javier pero kahit anong gawin niya ay mas lalo lamang humihigpit sa katawan ang mga tanikala ni Melissa. At dahil sa mga daing niya, ay nakaagaw ito ng pansin sa mga insekto sa paligid at dahan-dahan silang lumitaw mula sa iba't ibang sulok ng kakawyan. Naghalo ang takot at kaba ni Javier nang masilayan niya ang malaking galamay ng mga gagamba at mga tambuhalang buntot ng alakdan na unti-unting nagsikalat sa paligid habang dahan-dahan lumalapit sa kanya. Samantala, nakaupo naman si Prinsipe Jericho sa tabi ng kama ni Haring Argo habang tahimik lang niyang pinagmamasdan ang natutulog na ama. Isang araw na itong tulog at hindi niya alam kung kailan ito ulit magigising. Sa ilang araw na dumaan ay napapansin niya ang unti-unting pagbabago ng kanyang ama simula nang makakita ito ng mga nakakakilabot na bagay na tanging siya lamang ang nakakakita. Hindi niya maintindihan kung bakit ito nangyayari, subalit umaasa pa rin si Prinsipe Jericho na magbabalik din sa normal ang sigla ng ama. Tumulo ang mga luha ni Jericho habang tinitingnan niya ang ama. Maya-maya pa ay biglang nabulabog ang kalungkutan ni Jericho nang pumasok sa loob ng silid si Prinsesa Raya. Pinunasan agad ni Jericho ang mga luha niya sa mga mata niya nang lumapit sa kanya si Raya. Kailangan gumaling siya. Uwi ka ni Jericho. Alam ko. Tumayo si Raya sa tabi niya. Masaya ako nandito ka. Dinantay ni Raya ang mga bisig niya sa balikat ni Prinsipe Jericho. Sisiguraduhin kong aalagaan ko siya. Huwag ka mag-alala. Ngiting sabi ni Raya, ngunit lihim na tumingin na may panlilisik sa hari. Sa kabilang banda, patuloy pa rin sa pagbigkas ng mga spell si Javier. Ngunit unti-unti na rin itong nawawalan ng pag-asa matapos mapalibutan ng mga nakakatakot na insekto. Mukhang galit na galit at halatang anumang oras ay handa na siyang sakmalin ng mga ito. Gayunpaman, nakakatulong naman ang paulit-ulit niyang pag-usal dahil pinapalayas na mga spell ni Javier ang ilang mga insekto. Subalit isang bagay ang hindi inaasahan ni Javier, isang bagay na magdudulot sa kanya ng kahinaan. Hindi niya napansin ang paglapit ng isang alakdan at sinaksak kaagad siya sa likod. Ah! Sigaw ni Javier at hinagis niya ang alakdan na tumusok sa kanya gamit ang isang kislap ng kanyang mga mata. Tumalsik ang alakdan at napisa ang katawan nito nang bumangga sa isang sanga ng puno ng balete. Tumulo ang dugo ng alakdan sa puno pababa sa lupa. Dahil sa pinsala ay unti-unting nanghina si Javier. Napayuko dito sa lupa at dahan-dahan nang nanlalabo ang kanyang mga mata. Triple ang taglay na kamandag ng mga sarket na alakdan kumpara sa karaniwang alakdan na nakikita sa paligid. Venomous ito at walang sinumang mortal ang makakaligtas kapag nakatusok ito sa katawan ng tao. Ngunit bago pa man mawalan ng malay si Javier, sumigaw ito ng malakas at sa huling pagkakataon ay tinawag niya ang dakilang dragon na si Gamora. Matapos nito, pumikit na ang mga mata ni Javier, sabay bumagsak sa lupa ang binata. Tila may sariling pag-iisip naman ng mga nakakatakot na insekto at mabilis na nagsilapit nang maramdamang hindi na gumagalaw si Javier. Pinamunuan naman ni Hamid ang mahabang paglalakbay kasama ang malaki niyang hukbo patungo sa silangang bahagi ng hangganan. Pinapanood lamang siya ni Melissa mula sa mahiwaga niyang kristal at napapangiti ito nang sa wakas ay hinakot na ni Hamid ang kanyang puwersa upang salakayin ng kaharian ng Terra Veda. Sa kabilang dako, patuloy naman sa paglapit ang mga gagamba at alakdan kay Javier para tapusin ito. Subalit isang himala ang nangyari nang dumating ang dakilang dragon at sinilyaban ng nakapaligid na mga dambuhalang insekto kay Javier. Nag-ihaw ng ilang insekto si Gamora,
bago tinangay si Javier. Nawalan ng malay si Javier dahil sa kagat ng circuit habang lumilipad ang dragon at dinala siya nito sa malayong lugar. Sa susunod na kabanata, dahil sa malubhang sakit ni Javier mula sa kamandag ng circuit, nagpatuloy si Naraya at Melissa sa kanilang masamang plano. Nawalan na ng kakayahang mag-isip si Haring Argo, kaya napilitan si Jericho'ng pamunuhan ng mag-isa ang kaharian. Matapos makumbinsi ni Melissa si Hamid na dating kaaway ni Haring Argo ay naging masigasig ang kaharian nila na lusubin ang Terra Veda. Kaya ang kapalaran ng kaharian ay nakasalalay na ngayon sa mga balikat ni Jericho. Ang prinsipe at ang kanyang mga kabalyero ay matapang nalalaban sa mga mananakop, ngunit hindi lamang ang mga sundalo ni Hamid ang banta na haharapin nila. Dahil sa tulong ni Melissa, ay magagawang buhay ni Raya ang isang hukbo ng mga patay na hindi maaaring patayin sa pamamagitan ng karaniwang sandata. Gayunpaman, sa tulong ni Gamora, ay mabilis na nakarecover si Javier. Babalik siya sa Terra Veda upang labanan si Raya at sisirain ang kanyang magical wit na siyang pinagugutan nila ng lakas ni Melissa para mapabagsak ang Terra Veda. Matapos ng digmaan, papaniwalain ni Raya si Haring Argo na siya ang pumuksa sa mga kalansay na kalaban at kikilalanin siya ng lahat bilang pangunahing sundalong babae ng labanan. Simula ng matagpuan sa pusod ng gubat si Raya, naging sobrang saya ni Jericho. Naputol na rin ang mapapait na sandali sa ilang buwang paghahanap nila sa kanyang kapatid. Ngunit ang katumbas ng kanyang pagbabalik ay siya namang pasakit na dinaranas ngayon ni Haring Argo. Hindi pa rin ito tinatantanan ng mga pangitain o ilusyon ng kanyang nakikita mula sa nakakapangilabot na multo ng nakaraan, hanggang sa tuluyan na itong mabaliw sa loob ng kanyang kaharian. Dahil may pilay ngayon ng Terra Veda, kinuha itong oportunidad ng mga kaaway upang sila ay lusubin. Kaya napilitan si Mang Rigor kasama ang buong konseho na kumbinsin si Jericho na mag-isang pamunuhan ang kaharian mula sa digmaan na malapit ng maganap sa pangunguna ng mapaghiganting si Hamid at si Melissa. Samantala, isang araw lang ang nagdaan ay mabilis na naghilom ang pinsala ni Javier mula sa makabandag na lason ng sarket sa kanyang katawan. Patuloy siyang nagpapagaling sa lihim na pugad ng dakilang dragon. Habang nasa kasarapan ng tulog si Javier, ay isang nakagigimbal na sigaw ang gumising sa kanya. Napamulat na mga mata si Javier at unang nasilayan ang umuusok na ilong ni Gamora. Hindi ko akalain na sasagapin mo ako. Wika ni Javier sa nakatayong dragon sa harapan niya. Javier, hindi ko mapigilan sagapin ng isang tagapag-amo. Kahit na gustuin ko man o hindi. Sagot naman ni Gamora. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa tulong mo. Salamat sa ginawa mo. Sinubukang tumayo ni Javier, subalit masakit pa rin ang likod niya dahil sa lason, kaya nahiga nilang muna siya. Magpahinga ka muna. Ani ni Gamora. Ah! Ang ulo ko. Ang likod ko. Ang sakit. Iniinda pa rin ni Javier ang pinsala sa likod. Ang lason ng sarket ay lubhang makapangyarihan. Kaya binigyan kita ng isang gamot na tutulong sa iyong makabangon. Ngunit kinakailangan mo ng ilang araw na pahinga. Paliwanag ni Gamora. Ilang sandali, tuluyang nakatulog si Javier mula sa spell na binigkas ni Gamora. Samantala, pinuntahan naman ni Prinsipe Jericho si Javier sa bahay ni Mang Rigor para utusan ito maglinis ng kwarto. Dala ang isang crossbow ay naiinis na pinasok ni Jericho ang bahay. Ngunit tanging si Mang Rigor lamang ang nadatnan niya sa loob na kasalukuyang gumagawa ng bagong remedyo ni Haring Argo.
Nasaan na ang kumag na yun? Tanong ni Jericho. Si Javier? Tumigil sa ginagawa ang matanda. Wala akong susuting medyas, walang sandalyas. Hindi tuloy ako makapunta sa pagsasanay. Reklamo ni Jericho. Mukhang mauudlot pa ngayon ang archery session nila. Javier! Sigaw pa ni Jericho sa loob ng bahay. Akala ko kasama mo siya, eh? Pagtataka ni Mang Rigor, nilapitan siya ni Prinsipe Jericho. Huwag mo nang subukan na pagtakpan siya. Babala ni Jericho, ngunit umiling ang matanda. Hindi siya umuwi noong nakaraang gabi. Hindi ko nga rin siya mahanap eh. Akala ko nga, sa kwarto mo siya natulog. Wika ni Mang Rigor. Bakit naman siya matutulog sa kwarto ko? Sa tingin mo, papayag akong matutulog siya sa tabi ko? Alam mo kapag nakita mo siya, maaari mong sabihin sa kanya na siya ang target ko ngayon. Iniwang banta ni Jericho bago lumabas ng bahay. Napailing na lang si Mang Rigor sa mapagbirong prinsipe. Kinagabihan, makikita si Prinsesa Raya na lumusot sa kastilyo at sumilip sa kanto para magmasid sa ilang gwardiya na nagbabantay sa upper corridor sa pangunguna ni Nicolas. Barado ang daanan, kaya gumawa ng paraan si Raya para makalusot sa mga bantay ng silid ng kanyang ama. Mabilis siyang bumaba sa ilalim ng kastilyo. Nakakita siya ng mga dayami sa paligid. Sinunog niya ang ilang dayaming nakuha niya at inilagay ito sa isang bingaw sa dingding upang makalikha ng usok sa koridor sa itaas. Mabilis na umakyat ang usok sa itaas at kumalat sa pavement ng koridor. Napansin naman ito ng mga gwardiya. Kaagad silang kumilos para mag-imbestiga sa nangyari. Dahil dito ay naiwang walang bantay ang koridor. Nakangising dumungaw si Raya mula sa isang sulok ng pader nang bumaba sa ilalim ng kastilyo sina Nicolas. Sinamantala naman ito ni Raya na mabilis na pumasok sa silid ng hari. Pagpasok niya, naabutan niyang nakahiga sa kama ang ama habang tulalang nakatitig sa kawalan. Tumayo si Raya sa tabi ng kanyang ama at binalot ng tali ang sinumpang ugat ng mandragora. Sinakal ito ng ilang beses, lalong natakot si Haring Argo nang magsimulang sumigaw at tumagoy ang mahiwagang ugat. Nanginginig itong nakatulala habang nakatitig sa ugat ng mandragora. Samantala, biglang nagising si Javier. Napatingin kaagad siya kay Gamora na nananatiling nakatayo sa tabi niya. Dapat hindi mo ako pinatulog, ani ni Javier. Wala akong pagpipilian, batang mangtatawas. Ang lason sa iyong katawan ay masyadong malakas. Kahit na para sa iyong dakilang kapangyarihan ay hindi kayang kontrahin. Katwiran ni Gamora. Wala na akong oras. Kailangan kong bumalik sa Terra Vedna. Nasa panganib ang kaharian at kasalanan ko ito. Dapat nakinig ako sa iyo. Hindi dapat ako nagtiwala kay Raya. Paninisi pa ni Javier sa sarili, pero umiling si Gamora. Ginawa mo lang ang sa tingin mo ay tama. At iyon ay nagpapakita ng malaking katapangan. Ngunit ang pagtitiwala sa mga kagaya niya ay isang tabak na may dalawang talim. Makahulog ang sabi ni Gamora. Dahang-dahang tumayo si Javier. Akala ko pareho kami. Akala ko pareho kaming gagawa ng kabutihan. May natatangi din siyang kakayahan eh. Saad ni Javier. Tama. At sa paraang iyon ay naging hangal ka. Pang-aasar ni Gamora. Pero hindi. Hindi ako magiging katulad niya. Ayoko matulad sa kanya. Sagot ni Javier. Kung gayon, may natututunan ka ng mahalagang aral, Javier. Ang iyong determinasyon na makita ang kabutihan sa mga tao
ay ang magiging dahilan ng iyong pagkawasak. Ngunit natatakot ako na ang kinabukasan mo ay pagsasamahin sa isang layunin. Siya ang kadiliman sa iyong liwanag, ang puot sa iyong pag-ibig. Mahiwagang lintaya ni Gamora. Alam ko na yan. Kaya nga kailangan ko makabalik sa Terra Veda. Sagot lang ni Javier. Hindi ka paganap na magaling, Javier. At ito ay higit sa 3 araw na paglalakbay bago ka makarating sa Terra Veda. Sambit ni Gamora. Wala akong balak na maglakad. Sino nagsabi sa iyo maglalakbay ako ng 3 araw? Nakangiti si Javier. Naintindihan naman ito ni Gamora, kaya isinakay agad nito sa likuran si Javier pabalik sa Terra Veda. Wow! Wow! Ah! Woo! Walang pasidlan sa tuwa at saya ni Javier nang maglakbay sila sa himpapawid ni Gamora. Kitang-kita niya ang maliliit na puno sa ibabaw ng mga bundok, mga batis at ilog na nadadaanan nila sa kalupaan. Ngayon lang nadama ni Javier ang ganitong saya sa buong buhay niya. Pakiramdam niya ay para siyang superhero na lumilipad sa ere. Tila hawak niya sa mga kamay ang buong mundo. Para siyang ibon na malayang lumilipad, kaya sinulit ni Javier ang pagtingin sa magagandang tanawin sa ibaba. Nakikita niya na ang maliit na kaharian sa gitnang silangan. Ilang oras lang ang nakalipas ay binaba na ni Gamora si Javier sa ibabaw ng burol malapit sa kastilyo kung saan dito siya unang napaamo ni Javier. Hanggang dito na lang ako, Javier. Yumuko si Gamora para makababa si Javier. Salamat. Hindi ko 'to makakalimutan. Tugon naman ni Javier nang makatalon siya sa ibaba. Mag-iingat ka, batang mangtatawas. Magsisimula na ang malaking digmaan. Dapat kang malakas at maging matatag para sa kapalaran ni Jericho. At ang kinabukasan ng Terra Veda ay nasa iyong mga kamay. Huling wika ni Gamora bago pinagaspas ang mga pakpak at lumipad sa ere. Pinanood muna ni Javier si Gamora habang lumalayo. Pagkatapos nito ay kumaripas siya pauwi sa bahay dala ang determinasyong pigilan ang malalakas na kalaban. Inalog-alog ni Javier ang balikat ng tiyuhin nang maabutan niya itong natutulog pa rin sa kanyang higaan. Kailangan mong gumising! Bulong ni Javier. Javier! Saan ka nang galing? Napabalikwas ka agad ng bangon si Mang Rigor nang makitang nakatayo sa tabi ang pamangkin. Wala na akong oras para magpaliwanag! Kinuha ni Javier ang balabal ng tiyuhin na nakasabit sa tabi ng kama ni Mang Rigor. Ayos ka lang ba? Pag-aalala pa ng matanda. Si Raya ay nasa puwersa pa rin ni Melissa. Nagbabalak sila ng masama laban kay Argo. Pinasuot ni Javier ang balabal kay Mang Rigor. Sigurado ka ba dyan, Javier? Paano mo ito nalaman? Inis na kinuha ni Mang Rigor ang balabal nito. Dahil baliktad magsuot si Javier. Sila ni Raya ay may pananagutan sa mga nakakatakot na pangitain ni Argo. Halika, bilisan mo. May kailangan akong ipakita sa iyo. Pahayag ni Javier. Dali-dali silang tumakbo papunta sa silid ng hari. Pagdating nila ay mistulang naging topsy-turvy ang buong kwarto nang pumasok sila sa loob. Nagkalat ang mga gamit sa paligid na animoy dinaanan ng malakas na bagyo. At hinayaang masunog ang ilang unan at kurtina sa may sala. Napatingin sina Javier sa kama ngunit wala na si Haring Argo. Hinanap nila ito sa 4 na sulok ng kwarto at natagpuan ang hari na nakaupong nakayuko sa isang sulok. Parang nanginginig sa takot. Argo! Argo!
Nilapitan kaagad ni Mang Rigor ang tila traumatized na hari habang tila meron itong tinitingnan sa bandang balikat ni Mang Rigor. Nakikita mismo ni Haring Argo ang isang babaeng basang-basa ang katawan ng malagkit na tubig na kamukhang kamukha ni Athena habang may limang batang kasama na nalulunod sa pagtahoy sa gitna ng kwarto. Pakiusap! Daing ni Athena. Napaiyak na tuloy si Haring Argo at napapikit sa sobrang takot. Nagmadali naman si Javier na nagtungo sa ilalim ng kama. Inalis niya ang ugat ng mandragora at itinapon ito sa pugon. Sumigaw ng malakas ang ugat habang ito ay nilalamon ng apoy na parang mga kaluluwang sinunog sa impyerno. Unti-unti itong humina nang matunaw ang sinumpang ugat. Kasabay nito ay naglaho rin ang multo ni Athena pati ang takot ni Haring Argo ay tuluyang nawala. Napatingin kaagad si Haring Argo kay Mang Rigor nang mahimasmasan siya. Isa lang itong pangkukulang, kamahalan. Kailangan mong magpahinga. Pinagtulungang akahin ni Mang Rigor at Javier sa kama si Haring Argo. Pagkatapos ay kumuha kaagad ng isang tasa ng gamot si Mang Rigor. Gawa ito sa mga halamang gamot at giniling na prutas. Pakiusap, inumin mo ito, kamahalan. Makakatulong ito sa iyong pagtulog. Pinainom ni Mang Rigor ng gamot si Haring Argo. Mabilis naman kumalma ang hari hanggang tuluyang nakatulog. Kinumutan ito ni Mang Rigor at dali-dali silang lumabas ng silid ni Javier matapos malinis ang mga kalat sa paligid. Dapat nating sabihin kay Argo ang ginawa ni Raya. Ani ni Javier pagka-uwi nila sa bahay. Nababaliw ka na rin ba? Mawawalan tayo ng ulo kung magbibintang tayo ng walang sapat na basehan. Titingnan niya ito bilang pagtataksil. Pagtutol ng matanda at napabuga ng hangin. Kung ganun, hindi natin siya basta-basta mapapaalis. Dismayadong wika ni Javier. Natutuwa ang hari sa bawat mabulaklak na salita ni Raya, Javier. Sambit ni Mang Rigor. Pero kapag nalaman niya ang katotohanan, Napahinto si Javier sa pagsasalita. Nakita mo na kung gaano siya kabulag sa kanyang mga pagkakamali. Sa kawalan na ngayon ng sinumpang ugat, wala na itong magagawa sa pinsala sa kanya. Saad ni Mang Rigor, subalit napailing lang si Javier. Hindi. Hindi mo naiintindihan. Narinig ko si Naraya at Melissa. Mahigit pa silang pinaplano. Sigurado ako. Matalas na tumingin sa kawalan si Javier. Napaisip naman ng malalim si Mang Rigor. Samantala, habang nagkakagulo ang magtsuhin, nakangiti pa rin pinapanood ni Melissa mula sa kanyang maiwagang kristal ang malaking hukbo ni Hamid na kasalukuyang binabagtas ang malawak na lambak. Kitang-kita ang malaking kalamanga ni Hamid pagdating sa puwersa laban kay Haring Argo. Kaya ganoon na lang kataas ang kumpiyansa ni Melissa na madali nilang matatalo si Haring Argo. Kinabukasan nga sa may countryside malapit sa border ng Terra Veda ay pinapanood ng mga kabalyero ang hukbo ni Hamid mula sa ibabaw ng isang burol. Magkahalong takot at pangamba ang bumalot sa kanilang katawan sa napakalaking hukbong papasok sa kanilang teritoryo. Pagkatapos ng ilang pagmamatsyag ay bumalik na ang mga kabalyero sa palasyo. Nagpunta si Javier sa silid ni Prinsipe Jericho upang sorpresahin sana ito, ngunit naabutan niyang tulog pa ang prinsipe. Kaya naisipang hawiin ni Javier ang mga kortina sa bintana. Subalit napailing siya nang bumungad ang isang magulong kwarto sa kanya. Nagkalat ang mga tirang pagkain sa mesa, ang mga labahan na nakatambak lang sa dressing room at sahig. Inis na napatingin si Jericho sa bintana dahil halos sa kanya tumatama ang mainit na sikat ng araw at mas lalo pa itong nainis na makita ang nakakaasar ng ngiti ni Javier. Anong nangyari dito? Tanong pa ni Javier.
Ano nangyari? Tinatanong mo kung ano ang nangyari? Kinailangan kong gumawa ng ilang bagay na walang katulong. Iyon ang nangyari. Inis na sagot ni Prinsipe Jericho. Bakit? Hindi naman ako nawala ng ganong katagal ah. Katwiran naman ni Javier. Nang walang pahintulot ko! Ani ni Jericho. Paano kung namatay ako? Sige, sino nang maglilinis sa ganitong klaseng kwarto? Pinulot ni Javier ang mga damit ni Jericho sa sahig. Mas mabuting, hindi na ako magreklamo. Hindi tulad mo. Reklamo dito, reklamo doon. Pwes, saan ka nagpunta? Tanong ni Jericho. Di mo alam, mamamatay na sana ako nung oras na iyon. Turan pa ni Javier, subalit imbis na malungkot ay uminit lalo ang ulo ni Jericho. Wala akong oras para makipagbiruan sa'yo dito, Javier. Ang kinabukasan ng kaharian ay nakasalalay na sa aking mga balikat. May ideya ka ba kung anong pakiramdam na iyon, ha? Uwi ka naman ni Jericho. Natigilan agad sa ginagawa si Javier. Ano naman? Napabis mode si Jericho. Javier, dapat siguro ay itapon na kita sa piitan. Anong masasabi mo para sa iyong aksyon, ha? Nawala ka ng 2 araw! Bumangon si Jericho at naupo sa gilid ng kama. Hindi ka pa nag-aalmusal kaninang umaga, di ba? Pag-iiba ni Javier ng usapan. Bumugso ang galit ni Jericho sa sinabi ni Javier, kaya kumuha ito ng bagay na maibabato kay Javier. Eto, ipag-almusal mo sa mukha mo! Hinagis ni Jericho ang isang malaking unan kay Javier. Oh, hindi na nakakagulat na ang lugar nito ay napakagulo. Pang-aasar ni Javier nang makaiwas siya. Tumampot muli ng isa pang unan si Jericho at hinagis ulit kay Javier. Oo, nakikita ako na. Nasa iyo na lahat ang mga katangian ng isang mahusay na hari. Panunuya pa ni Javier. Binato ni Jericho ang isang nilumot na kumot kay Javier, ngunit gumulong si Javier palabas ng silid. Makalipas ng ilang sandali, pumasok naman si Michelle sa silid ni Raya upang linisin din ang silid nito. Nakatayo lang sa bintana si Raya at parang may sinisilip sa labas. Pumunta si Michelle sa kama ni Prinsesa Raya para ayusin ito. Pwede ko bang linisan ang mga pinagkainan, Prinsesa? Saad ni Michelle. Ngunit nanatiling nakatutok si Prinsesa Raya sa bintana habang naglalakad si Javier sa plaza kasama si Jericho. Nagtaka naman ng bahagya si Michelle. Raya? Dito palang napalingon si Raya. Pasensya na. Nag-iisip kasi ako ng isusuot ko. Dapat na siguro ako magbihis. Nakangiting palusot ni Raya. Nagpunta ito sa dressing room. Napabuntong hininga si Michelle at nagkibit-balikat na lang sa tinuran ng Prinsesa Raya. Pagkatapos magbihis, dumiretso agad si Raya sa kwarto ng kanyang ama upang patuloy itong magdusa. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman ay nasa sulok lamang si Mang Rigor habang binabantayan ng kanyang mga ikinikilos. Dali-daling lumapit si Raya sa kama at tinugot niya mula sa ilalim ang sinumpang ugat ng mandragora. Pero laking gulat ni Raya nang biglang sumulpot sa likuran niya si Mang Rigor. May nawawala ba, Prinsesa? Kalmadong tanong ng manggagamot. Napatayo agad si Raya sabay umakto ng kaswal kay Mang Rigor. Ang hikaw ko kasi nawawala. Naisip ko na baka nalaglag sa akin nung magpunta ako dito kahapon. Kamusta siya? Nakangiting palusot ni Raya. Ngunit sa loob niya ay inis na inis siya dahil nawawala sa ilalim ng kama ang nilagay niyang ugat ng mandragora. Mas bumuti. Dahil natagpuan na namin ang pinagmumula ng kanyang karamdaman. Siya ay kinukulam. Pahayag ni Mang Rigor. Halos mamutla naman sa kaba si Prinsesa Raya. Kinukulam ang aking ama?
Nagkunwaring nag-aalala si Raya sa kanyang ama, subalit hindi siya nagpahalata na kinakabahan siya. Hindi mo na kailangan mag-alala, prinsesa. Dadaan na siya sa ganap na paggaling. Seryosong sabi ni Mang Rigor. Mabuti kung ganun. Yan ay isang malaking kaluwagan para sa atin. Nakangiting sagot ni Raya. Bumaling siya sa ama. Tulog pa rin ito. Tama ka, prinsesa. Uwi ka naman ni Mang Rigor, sabay matalim na tumingin kay Raya. Lumabas si Raya sa silid ng galit. Palagay niya ay may bumulilyaso sa plano niya. Pagdating niya sa central corridor ay nagtago siya ng makasalubong si Javier. Lumabas si Raya mula sa isang alcove nang dumaan si Javier at hinila niya agad ang binata papasok dito. Nagulat si Javier na mag-cross muli ang landas nila ni Raya, ang babae na itinuturing niya ngayon na mortal na kaaway. Takot at gulat ang nadama ni Javier habang kaharap niya ang babae na nanlilisik ang mga matang nakatitig sa kanya. Hindi ko alam kung paano ka nakatakas kay Melissa, ngunit isang bagay lang ang sinisiguro ko sa iyo, Javier. Kapag nagbigay ka ng isang salita sa kung ano ang nakita mo, gagawin kong napakaikli at napakasakit ang buhay mo. Isipin mo na lang kung anong magiging reaksyon ng aking ama kapag nalaman niyang sinubukan ng isang naglilingkod na lalaki na lasunin ang kanyang pinakamamahal na anak. Nakangiti si Raya nang iniwan niya sa sulok si Javier na hinahabol ang hininga dahil sa kaba. Ngayon, napagtanto na niyang ginagamit na alas ni Raya ang tangkang pagpatay sa kanya para idiin si Javier sa napakahirap na sitwasyon. Alam na alam ni Raya na hindi basta-basta magsasalita si Javier tungkol sa pinaplano nila ni Melissa dahil kilala niya itong duwag. Nasira man ang kanilang plano, nakangiti pa rin si Raya dahil may magagamit na siyang sandata laban kay Javier at iyon ang sapilitang ipitin ito sa paraang hindi siya mabibigo. Ilang oras ang nakalipas, nakabalik na sa palasyo ang mga kabalyero ng Terabeda na nag-eespiya sa malaking hukbo ni Hamid sa loob ng teritoryo. Pumasok sila sa konseho at nakitang nagpupulong sa loob ang buong royal court sa isang mahabang lamesa. Naroon din sa loob si Mang Rigor at Javier habang nakasandig lang si Prinsesa Raya sa isang haligi at tahimik na nakikinig sa malaking pagtitipon. Lumapit sila sa lamesa at kinausap agad sila ni Jericho. Sa tingin ko ay makakarating sila sa lungsod sa loob ng 2 araw. Balita ni Nicolas na siyang namuno sa pag-eespiya sa kalaban. Sa ilalim ng kaninong bandila sila nagmamartsa. Tanong naman ni Jericho. Kay Hamid, kamahalan, nakumpirma na naming bumubuo siya ng malaking hukbo. Sagot ni Nicolas. Medyo nabalisa ang prinsipe. Gaano sila karami? Tanong uli ni Jericho. Sa tingin ko ay nasa 20,000 ang sundalo niya. Pag-e-estimate pa ni Nicolas. Napatingin si Raya kay Javier na nanlilisik na nakatitig sa kanya, ngunit ngumiti lang si Raya. Kumpiyansa siyang wala rin sasabihin si Javier kay Jericho lalo na sa sitwasyon nila ngayon. Natatakot din ako na baka kumalat na ang balitang may sakit ng hari sa kabilang ibayo. Makikita ni Hamid ng isang pagkakataon para salakayin tayo. Sabat naman ni Mang Rigor. Kung gayon, kailangan nating gumawa ng paraan para mapatahimik siya. Mungkahi naman ni Nicolas. Hindi ganyan na maiisip ng aking ama. Marami pa tayong paraan. Hindi tayo susuko sa ating mga kaaway. Wika ni Jericho. Patawarin mo ako, kamahalan. Nalampasan na tayo ng 2 sa 1. Makahulugang sabi ni Mang Rigor. Napatingin naman sa kanya si Jericho. Ano mga koneksyon ang igigiit ni Hamid? Ano mga teritoryo ang hihilingin niya? Seryosong tanong ni Jericho sa manggagamo. Huminga muna ito ng malalim bago magsalita. Wala tayong kailangang ibigay sa kanya. Ngunit maaari tayong magkaroon ng mahalagang oras. Tugon ni Mang Rigor.
Magpapakita ito ng kahinaan, Mang Rigor. Mayroon lamang isang kurso ng aksyon ang nakadikit sa atin. Umupo si Jericho sa trono. Dapat nating ihanda ang lungsod para sa napipintong pagkubkob. Dagdag pa ng prinsipe. Sigurado ka bang uubra yan? Tila alanganin si Nicolas dahil simula nang matanaw niya ang hukbo ni Hamid ay halos himatayin na siya sa kaba. Ngayon lang siya nakakita ng ganoong kalaking puwersa sa tanay ng buhay niya. Ngayon ay plano pang makipagsagupaan ng prinsipe, gayong napakaliit lamang ng kanilang hukbo kung ikukumpara sa mga rebeldeng kaaway. Ang Kastilyo ang ating pinakamalakas na sandata. Wala pang hukbo ang nakakuha ng Terabeda. Ipinaintindi ni Jericho kay Nicolas ang mga nakaraang digmaan sa Terabeda. Kaya nagkaroon ito ng bahagyang tapang at moral. Dahil dito, nasasabik na rin ang ilang mga kabalyero sa magaganap na digmaan. Ngunit paano naman ang mga tao sa labas ng mga nayon? Tanong pa ni Nicolas. Bibigyan natin sila ng kanlungan sa loob ng mga pader ng lungsod. Sagot ni Jericho. At paano ang kanilang mga bahay, ang kanilang mga kabuhayan? Sisirain lang ito ni Hamid na isang bagay na makakasagabal sa kanyang landas. Wika pa ni Nicolas. Mas mahalaga ang buhay kaysa sa kabuhayan. Pumunta ka at ihanda ang hukbo. Maotoridad na utos ni Jericho na siyang itinalaga ngayong pinuno ng kaharian. Matapos ang maikling pagpupulong, lumabas sa konseho sina Jericho at Javier. Naglakad-lakad sila sa likod ng mahabang courtyard corridor. Alam kong magaling ka dyan. Seryoso ko. Napahanga mo ko. Gusto mo bang pag-usapan natin ang mga makinang pangkubkob, mga pandepensa at mga terador na namamana? Alam mo, gumawa ka lang ng isang matigas na desisyon na maglalagay sa daan-daang... Napatigil sa kakasalita si Javier nang huminto sa paglalakad si Prinsipe Jericho. Alam mo ba kung anong mainam na gawin, ha, Javier? Tanong ni Jericho. Ano? Taka naman ni Javier. Mas gusto ko nakasara lang ang bibig mo sa mga ganitong sitwasyon, ha? Sagot ni Jericho. Sinusubukan ko lang tumulong, no? Katwiran ni Javier na masungit na tinignan si Jericho. Pwes, hindi ka nakakatulong. Ani ni Jericho. Alam kong hindi mo sinasadya. Nag-aalala ka lang. Ngunit hindi mo kailangan maging seryoso. Tumingin ka sa paligid mo. Tingnan mo kung anong meron tayo. Wika pa ni Javier. Ang ano? Tanong naman ni Jericho. Ikaw at ako! Nainis si Jericho at gusto nang sapakin si Javier. Pero pinigilan niya ang sarili. Javier, ano ba ang balak mong gawin kapag nagkagera na, ha? Inis na tanong ni Jericho. Pupunta ako sa tabi mo, gaya ng lagi kong ginagawa, para protektahan ka. Nakangiting sagot ni Javier. Napahawak sa ulo si Jericho. Tulungan niyo po ako, Bathala. Mababaliw na po ako dito. Sabay iling ni Prinsipe Jericho. Sa kabilang dako, nakarating na sa counterside ang malaking hukbo ni Hamid. Nang matipon ni Hamid ang hukbo niya ay nakipagkita siya kay Melissa sa ibabaw ng isang mababang burol. May kasamang tatlong tauhan si Hamid, sakay ng mga kabayo habang nakabuntot naman kay Melissa ang dalawang bloodguard na mga dating mandirigmang pari ng mga saserdote. Mahal kong Melissa, paglalambing ni Hamid. Hamid? Sambit naman ni Melissa. Ang aking hukbo ay darating dito sa pagsapit ng gabi. Wika ni Hamid. Ngumiti si Melissa. Natutuwa ko, natutuwa ka. Dagdag pa ni Hamid na bahagyang nakangiti kay Melissa. Maghihintay ako. At titignan kung maghahatid ka ng tagumpay bago ko sabihin na nalulugod ako sa'yo. Wika naman ni Melissa. At kapag nagawa ko? Paggahamon ni Hamid. Bibigyan kita ng isang piging na hindi mo malilimutan. Pangako naman ni Melissa.
Kinagabihan, kasalukuyang nakatayo si Jericho sa harap ng bintana habang pinag-iisipan niyang mabuti ang mga gagawing hakbang at taktika kung papaano bubuwagin ang malaking puwersa ni Hamid. Pero biglang nabasag ang pagmumuni-muni ni Jericho nang kumatok si Michelle sa nakabukas na pinto ni Jericho. Sumilip ang kalahating katawan ng dalaga, ngunit tumalikod din ito at nahihiyang umalis. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Panghingi ng tawad ni Michelle sa pang-iistorbo nito. Hindi, ayos lang. Halika Michelle, tuloy ka. Umupo si Jericho sa ibabaw ng desk niya. Kamusta ang ama mo? Lumapit si Michelle. Ayun, ganun pa rin siya. Mapapansin ang lungkot sa mukha ni Jericho. Masakit para sa kanya ang makitang nahihirapan ang ama, ngunit wala siyang magawa para tulungan ito. Ang tanging tulong lamang na naiisip niya ay ang protektahan ng mga tao at ipaglaban ng karean nila sa paparating na manunupil. Dapat mas magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Wika ni Michelle. Napangiti si Jericho. Anong sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya? Tanong pa ni Jericho. Natutuwa sila na ikaw na ang nakaupo sa trono. Nakangiting sagot ni Michelle. Ibinigay ko lang sila sa isang pagkubkob. Hindi may iwasan na may mamatay, Michelle. Kumakbang pasulong ang dalaga at ipinatong ang isang kamay sa balikat ni Prinsipe Jericho. May tiwala ako sa iyo, Jericho. Higit pa kay Haring Argo at higit sa sino mang lalaki. Ang pag-aalala ay hindi isang matalinong payo. Ngunit kalimutan mong lahat ng takot. Kailangan mong sundin kung anong paniniwalaan mong tama. Mahabang payo ni Michelle. Natahimik sila sandali. Ilang sandali ay nilagay ni Jericho ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Michelle. Biglang tumingala ang dalaga. Nakita ang makahulugang tingin ng prinsipe. Dahan-dahang hinila ni Michelle ang kamay at nakayukong lumayo kay Prinsipe Jericho. Kailangan ko nang umalis, kamahalan. Marami pa kasi akong gagawin. Nahihiyang tumalikod si Michelle at mabilis na naglakad patungo sa may pinto. Napatayo si Jericho. Hindi mo na kailangan tawagin ako ng ganyan. Habol pa ni Jericho. Napahinto naman si Michelle sabay humarap kay Jericho. Hanggat kinakailangan, kamahalan. Sabay nagbaw si Michelle at lumabas na ito ng silid. Hindi na nagsalita si Jericho. Bumalik na lang ito sa pag-upo at nag-iisip muli ng mga plano. Pagkagat ng dilim, sandaling pinapanood ni Raya mula sa wrought iron stairway ang mga mamamayan ng Terra Veda na naghahanda para sa napipintong paglusob ng mga kaaway. Maya-maya pa ay nagpa siya na itong lumabas ng lungsod. Nakabihis si Raya ng pinakintab na pulang balabal habang naglalakad sa bahaging koridor. Napasandig agad siya sa pader ng dumaan ng isang pulutong ng kawal habang nagpapatrolya sa koridor. Tinaklob ni Raya sa ulo niya ang hood niya at lumabas sa kastilyo. Madali lamang siyang nakalusot sa gate nang mag-inuman ng ilang gwardiya sa tabi ng gate habang ang iba ay nagpapainit ng katawan sa drum na nag-aapoy. Pagkalusot ni Raya sa mga bantay ay palihim siyang nakipagkita kay Melissa sa gitna ng madilim na kagubatan di kalayuan sa Terra Veda, sakay ng isang kabayo. Saan ka pupunta? Sa lubong ni Raya. Bakit? Anong problema? Tanong ni Melissa. Si Javier, buhay siya. Nakabalik siya sa Terra Veda. Pinipigilan niya tayo. Sinira niya ang ugat ng Mandragora. Nasira ang pangkulam mo. Nag-aalalang sumbong ni Prinsesa Raya. Huwag kang mag-alala. Nagawa na ng ugat ang gawain ito. At wala pa sa isang araw tungo sa lungsod ang hukbo ni Hamid. Ani ni Melissa, nanatili itong kalmado sa kabila ng sitwasyon. Bakit? Ito na ba ang oras? Tanong pa ni Raya.
Handa ka na, Raya? Nakangiti si Melissa. Ang hukbo ni Hamid ay makapangyarihan. Ngunit hindi nila kayang ibagsak ang lungsod sa kanilang sariling pamamaraan lamang. Ikaw rin. Dapat mong gampanan ang iyong bahagi sa plano. Dagdag pa ni Melissa. Napabuntong hininga lang si Prinsesa Raya. Sabihin mo, ano ang dapat kong gawin? Inabot ni Melissa ang isang tungkod kay Raya na may kakaibang kristal na nakaipit sa dulo. Wala itong pinagkaiba sa mahiwagang tungkod ni Tanya, ngunit medyo maliit lang ang kristal nito. Walang kamalay-malay si Raya na isang bagay na makapangyarihan ang hawak niya. Ito ay inukit mula sa puno ng rowan na tumutubo sa pinakapusod ng isla ng Pinagpala. Tanging ang mga matataas na mga saserdote lang at ang mga paring mandirigma ang maaaring gumamit nito. Paliwanag pa ni Melissa. Mahina pa ang kakayahan ko. Wala akong lakas para humawak ng gantong instrumento. Wika naman ni Raya. Halatang nag-aalangan siyang hawakan ang mahiwagang tungkod. Huwag kang mag-alala, Raya. Gagabayan ka ng mga bubuhayin mo. Dala nito ang sariling kapangyarihan. Sagot naman ni Melissa. Hindi kita bibiguin. Nasambit lang ni Raya. Alam ko. Ngiting tugon ni Melissa. Naghiwalay na ng landas ang dalawa matapos magbigayan ng impormasyon. Kinabukasan sa main square, ang mga magsasaka na nagmula pa sa maliliit na nayon ay naisipang pumila sa tarangkahan papasok sa Taraveda upang hindi sila maipit sa mangyayaring digmaan bukas. Kanya-kanya silang bitbit na mga kagamitan na maaaring mapakinabangan kung sakaling makapasok ang mga kaaway sa kaharian. Mapabata man o matanda ay nakipagsisiksikan sa pila at iniwan ng walang kasiguruhan kung may babalikan pa silang tahanan pagkatapos ng digmaan. Mula naman sa Griffin Staircase ay mag-isang kinalatkad ni Javier pataas ang hagdanan. Ang mga bagahe at gamit ng mga taong lumikas sa kabilang nayon at sa kalapit na mga baryo. Javier, saan ka ba nagpunta? Kanina pa kita tinatawag eh. May probisyon ng konseyo para sa pagtitipon ngayon. Sermon ni Jericho nang matagpuan si Javier sa Griffin Staircase na nahihirapan sa pag-akyat ng mga bagahe sa hagdan. Binaba ni Javier ang mga bagahe. Hindi mo ba alam na 25 inasnan na bakalaw, 15 pinatuyong kapre, at 1 pinausukang baboy ramo ang binubuwat ko ngayon? Reklamo ni Javier. Ano na bang nangyayari sa mundo? Parang mababaliw na rin ako. Sabay iling ni Jericho. Naghahanda tayo para sa 1 pagkubkob. Yun ang nangyayari. Wika naman ni Javier habang dumadaan sa kanilang harapan ang mga gwardyang nagmamadaling bumaba sa hagdan. Napatabi ang dalawang nagtatalo. Oo, hindi 1 piging. Sagot ni Jericho. Alam ko kung ano ka kung walang pagkain. Maaari tayong makulong dito ng ilang linggo, buwan o taon. Tignan mo kung anong dala ko para sa almusal mo. Ang iyong paboritong adobong itlog. Kinuha ni Javier ang malaking botelya na puno ng mga nilagang itlog ng pato. Sa kabilang banda, patuloy ang mga gwardya sa paghahanda ng mga armas at kagamitan habang inaakyat ito sa wrought iron stairway. Walang sinasayang na panahon ang mga ito dahil anumang oras ay maaaring lumusob sa kanila ang hukbo ni Hamid. Kaya ang lahat ng maaari nilang magamit bilang mga sandata ay inaakyat na nila sa ibabaw ng battlements area kung saan ito ang ilang magiging pangunahing lagusan ng mga kaaway upang makapasok sa Taraveda. Samantala, nagtungo naman si Jericho sa infirmary kasama si Javier upang magbigay ng mga tagubilin kay Nicolas para sa kanyang mga kabalyero. Napansin ni Jericho si Michelle na may inaasikasong matanda at tumango siya sa dalaga. Simpleng ngiti lang ang iginanti ni Michelle. Hindi maipagkakailang natatakot din ito sa maaaring mangyari
kapag sumiklab na ang digmaan. Sa may courtyard corridor ay nakasalubong agad ni Jericho ang kabalyerong si Nicolas. Nakakatapos lang din ma-inform ang mga kasamahan niya mula sa direktang utos ni Jericho. Pinangunahan niya ang mga ito para sa paghahanda at mga plano. Nabigyan na ba ng kanlungan ang lahat mula sa malalaing nayon? Tanong ni Jericho. Sa abot na ang ating makakaya, kamahalan. Halos 5,000 na sila ngayon, ngunit tumarating pa rin ang iba at nakadagsa sa labas. Diretsyong sagot ni Nicolas kay Jericho. Gaano katagal ang ating probisyon? Tanong pa ni Prinsipe Jericho. Nakasalalay lang ito sa inyo, kamahalan. Sa kung anong pagkalugi o pinsala ang matatamo natin sa digmaan. Tugon naman ni Nicolas. Si Hamid, kasunod na tanong ni Jericho. Ang ating mga espiya sa labas ay nagulat na sila ay darating ng ilang oras. Wika ni Nicolas. Iniwan ito ni Jericho at nagtungo siya sa silid ng kanyang ama. Natutulog pa rin ang hari at di pa masiguro kung kailan ito magigising. Umupo si Jericho sa tabi ng kama ng kanyang ama at malungkot na pinagmasdan ng hari. Pumasok bigla sa silid si Javier. Lumapit ito kay Jericho na malungkot na nakatitig kay Haring Argo. Oras na. Wika ng binata. Tumayo si Prinsipe Jericho at ipinatong niya ang kamay sa dibdib ng natutulog niyang ama. Pangako, hindi kita pababayaan. Wika ni Jericho. Bahagyang nakaramdam ng lungkot si Javier at naalala rin niya ang kanyang ama. Mabilis itong umiling at nag-focus sa kanilang gagawin. Sa battlements area, mabilis na nagtungo sina Jericho at Javier at tumingin sa libo-libong mga kalaban na nakamartsa sa labas ng kaharian. Para silang mga langgam kung tingnan sa dami nila. Maayos silang naka-formation habang isinisigaw ang bandera ng kanilang hukbo. Bumaba sina Jericho at pinangunahan niya ang mga kabalyero lampas sa kanyang hukbo sa square. Halos wala pa sa kalahati ang bilang nila kung ikukumpara sa puwersa ni Hamid. Ngunit hindi siya nagpakita ng kahinaan. Sa sandaling ito ay kailangan niyang maging matapang upang hindi mawala ng moral ang kanyang maliit na hukbo na umaasa lamang ng himala. Sa isang maliit na silid, pinatibay ni Jericho ang sarili niya habang inihahanda ng kanyang mga kabalyero ang kanilang mga kagamitan at sandata. Matapos nito, tinulungan ni Javier si Jericho sa susuotin niyang baluti mula sa loob ng kanyang silid. Medyo hinihigpitan ni Javier ang pagkakasukob sa vambrace strap ni Prinsipe Jericho sa likod. Pasensya na. Paghingi ng tawad ni Javier nang mapansing napadaing ng konti si Jericho. Hindi ka naman kinakabahan ngayon, di ba, Javier? Wika pa ni Prinsipe Jericho. Hindi ako kinakabahan, no? Masungit na sagot ni Javier, ngunit kahit anong pagkakaila ang gawin niya ay halata pa rin sa itsura niya na kinakabahan siya. Hindi may pagkakailang natatakot ito sa magiging epekto ng digmaan. Hindi. Sigurado ka? Paniniguro pa ni Jericho. Dahil nagtitiwala ako sa iyong tadhana at naniniwala akong magtatagumpay ka. Makatwirang sabi ni Javier. Biglang nag-roll ang mga mata ni Prinsipe Jericho. Ah, nakainom ka ba ng panis na gatas, Javier? Tanong ni Jericho. Sa halip na maasar ay hinugot ni Javier ang isang espada sa ibabaw ng mesa. Ito na ang iyong kapalaran na maging isang pinakadakilang hari sa lahat na makikilala sa Terra Veda. Ang iyong magiging tagumpay ay aalalahanin ng lahat sa bawat henerasyong dadaan hanggang sa katapusan ng panahon. Magtiwala ka lang sa iyong sarili. Sabay inabot ni Javier ang espada kay Jericho. Seryoso lang na nakatingin sa kanya ang Prinsipe Jericho. May mga pagkakataon, Javier, na kapag nagpapakita ka ng isang uri ng... Hindi ko alam kung ano iyon. Ayokong sabihin, hindi ito karunungan, pero oo.
Parang ganun na rin. Nahihiyang sambit ni Jericho. Ngumiti si Javier. Pero huwag ka muna magsaya. Sa lahat ba naman kasi ng pagkakataon ay palagi kang tulala. Umalis si Jericho. Natunaw ang mga ngiti ni Javier at nanlilisik na sinundan si Jericho. Sa loob ng silid, galit na pinapanood ni Prinsesa Raya ang paglabas ng mga kawal ng Terra Veda sa loob ng kastilyo. Naka-full battle armor sila na may kanya-kanyang sandata na nakakabit sa kanilang tagiliran. Nakapaglunsad na ng malawakang evacuation ang palasyo. Lahat ng mga mamamayan ay naisecure na sa loob ng evacuation center kung saan napapaligiran ito ng matitibay na pader ng kastilyo. Pinuno ang lahat ng bakanting silid at wala sino man ang hinahayaang makalabas hanggat hindi natatapos ang digmaan. Gayunpaman, naiisip pa rin ni Raya na kapag napabagsak ng hukbo ni Hamid ang Terra Veda, ay mapapasakamay na niya ng solo ang kaharian. Itatalaga niya ang sarili bilang reyna. Siya na ang mamumuno sa mga tao at mga nasasakupang teritoryo ng kanyang ama. Pero sa ngayon ay matigas ang paninindigan ni Prinsipe Jericho. Alam niya sa sarili na hindi ibibigay ng kapatid ng basta-basta ang iniingatang kaharian. Ipaglalaban niya ito hanggang sa kauli-hulihan kahit buhay pa niya ang maging kapalit. Nanumpa itong poprotektahan niya ang mga mamamayan sa abot ng kanyang makakaya. At hinding-hindi niya hayaang magtagumpay ang manunupil kahit na alam niyang napakaliit lamang ng tsansa nilang manalo sa digmaan.